Good evening, teachers. While waiting po, no? So, apology, no? Sorry po kung medyo nagkaroon tayo ng technical difficulty kanina. By the way, teachers, can you hear me clearly on your end? Okay, you may comment on our comment section if you can hear me clearly so that we can start at exactly 6:20, okay? And then we will finish our live or our live stream, our lecture at exactly 9:20 tonight, okay? So teachers, kindly comment sa atin pong comment section if you can hear me clearly. Good evening, teachers. Okay, ayan, naka-open ang camera ko. So, I hope that you can hear me clearly on your end. Okay, invite niyo na yung mga ano niyo, classmates niyo dati, no, na magte-take din ng let for this season. So, they may join through watching our live sa ating Facebook page ngayon. And of course, teachers, same drill po tayo, no? Yung participation niyo po sa ating lecture, very important, okay? So, meron na tayong mga teachers na nasa live stream. Welcome po sa mga bagong teachers natin, yung mga hindi nakapag-attend last Saturday. So that was our official online review, okay? So yun yung start, pinaka-start ng ating online review. Again, teachers, if you can hear me clearly, you may comment po sa ating comment section. Of course, yung mga greetings niyo po, no? If you want to send your greeting sa ating comment section, you may also. So same drill, teachers, we will have our practiced questions natin, no, na pwede nyong ma-encounter or hindi man exactly, of course, kasi iba-iba naman yung lumalabas when it comes to actual let, no? But yung concepts, of course, very important na natuturo or naituturo sa inyo para naman po ready kayo pagdating ng board exam, okay? So, while waiting for the others, again, sa pag-answer po, teachers, sa ating mga practice questions, you have to put first the item number before the answer, okay? So, dapat teachers, dito pa lang ay maging active na talaga kayo sa pag-participate para naman po pagdating ng actual board exam ay 100% ready na ang ating mga teachers, okay? Ayan. So, may mga nakikita na akong teachers sa ating live stream. Okay, it's already 6:20 in the evening. Good evening, teachers. Okay, I will share my PowerPoint na. Okay, I hope that you can see it now on your end. We will formally start our... This is actually a continuation of what we had last Saturday on our very first online review for this season, okay? Let's season na naman tayo, teacher. So, marami na naman sa atin ang nagpi-prepare, di ba? As early as now, dapat ay, kumbaga, buhay na tayo. Yung ating motivation, yung ating drive na makapasa, not just makapasa, but of course, to be a top-notcher, okay? So, the higher your goal, so the more na mas maganda. Bakit? Kasi hindi ka man magiging top notcher, pero yun yung goal mo, at least, 'di ba, papasa ka. Wag na po tayong mag-aim ng something na maliit or
baba kasi mahirap yung teacher. So, libre naman, di ba? Libre namang mag-set ng goals. So, set your goals higher as much as possible para mas maganda yung maging resulta, di ba? Mas mataas yung magiging resulta ng inyong board exam. And of course, bonus na yan or dahil sa sipag at tiyaga nyo, maaari talagang maging top-notch kayo, okay? So, let's start our second day ng ating online review, no? Okay, sige. One moment. Let me just move it here. Okay, sa ating mga teachers na nasa live stream, can you please comment po sa ating comment section before we finally start, no? Before we formally start our review for tonight, can you please comment on our comment section if you can hear me clearly? Sige nga po. Okay, live na tayo, teachers. So, yung mga gusto po, no? Yung mga friends nyo dyan, na teachers din, this is an opportunity for you to have a free lecture, di ba? Free review. And by the way, teachers, may I just encourage you, open pa din po yung ating enrollment for online review. Huwag po kayong mag-hesitate na mag-message sa ating, of course, sa ating Facebook page, okay? Ayan. Okay, so teachers, last time, 'di ba, naka-cover tayo ng how many items? Nakapag-cover tayo as far as I can remember it's 34 items, 'di ba? Kasi nagkaroon muna tayo ng lecture or yung mga concepts related to field study 1 and 2. So, bakit napakahalagang madaanan po muna natin yung mga content na yon? Those were, yes, yung mga content na yon ay, syempre, yun yung foundation, di ba? Kasi hindi mo naman masasagutan siya kung hindi natin i-review ano ba yung field study 1 and 2? Ano ba yung konsepto ng field study 1 and 2? So, teachers, I hope that nag-take note po kayo last time, no? Para at least po ay mababalikan niyo po siya. Okay, thank you po, sir. Yan, clear na po tayo. Let's proceed na po. Mag-start na tayo, no, ng ating practice drills, ng ating drills for tonight. Ito na yung continuation natin. Okay. And before that, teachers, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi lang importante that memorize nyo. Kumbaga, hindi lang memorize, but naiintindihan nyo yung mga konsepto about field study 1 and 2 and other prof ed subjects, di ba? Hindi lang sapat po yun. So, dapat ay balanse siya na alam nyo din po ano ba yung mga techniques, paano kayo sasagot ng professional education questions. Kasi, again, yung professional education questions po, teachers, kagaya ng sinasabi ko po sa inyo, ito po ay sometimes, di ba? Most of the time, actually, medyo tricky siya. Parang feeling mo, lahat tama kapag unang binasa mo siya. First time mo siyang babasahin, then parang halos lahat sila tama. But of course, with the help of the techniques, di ba, that I've shared last time, yung mga shinare ko sa inyo last time na mga techniques, then matutulungan po kayo nito, teachers, kung paano ba medyo magkakaroon ng ease or paano ba mapapadali yung pagsagot niyo ng mga professional education questions, okay? Especially ngayon na nag-discuss tayo or nagkakaroon tayo ng drills related to field study 1
and 2. So yung field study 1 and 2 teachers, again, dahil diba, tinake natin ito during our fourth year. Diba? Ito na yung last year natin sa college, first semester. So ibig sabihin, halos nandito, ito na yung culmination ng lahat ng mga professional education subjects. So everything na natutuhan nyo pagdating sa professional education, yung mga unang professional education subjects, may encounter nyo po sila dito sa field study 1 and 2. And of course, yung ating teaching internship. Okay? So again, teachers, balikan lang natin, no, yung ating prof ed, field study 1 and 2, ano ba yung tinatawag nating field study 1? So, yung field study 1, again, teachers, ito po yung observations of teaching learning in actual school environment. So, yung teacher po ay, ano, nag-o-observe pa lang. Yung, ang tawag dyan, di ba, na-discuss din natin po yun. Yung field study student, which is also the fourth year student na, of course, tawag natin doon ay field study student na kasi siya yung nag-o-observe. Nag-o-observe siya ng mga learners, ng school environment, ng classroom environment, and of course, ino-observe po yung teachers. And dito po sa field study 1, di ba, nire-require tayo ng portfolio. So, field study 2 naman, yung kaibahan niya sa field study 1 kasi sa field study 1, nag-observe pa lang po yung field study student, pero pagdating po ng field study 2, nagkakaroon na po ng participation and assistantship. So, hindi na lang siya passively nag-observe yung field study student, pero meron na siyang participation. So, ibig sabihin, may ginagawa na yung field study student and nag-assist na siya sa teacher. Hindi man siya fully nag-teach na ng lahat, di ba? Gumagawa na ng lahat, but nagpa-participate na siya and nag-a-assist na sa mga ginagawa ng classroom teacher, okay? Or yung tinatawag nating resource teacher. Yan po yung resource teacher, yan po yung ino-observe ng field study student, okay? Aside from the learner and the school environment. And then teachers, of course, meron nga tayong tinatawag na limited actual teaching learning activity. So, si field study students, siya na yung nagpiprepare ng, meron na siyang limited participation pagdating sa preparation ng IMs, assessment, at nagde-design, di ba? Designing of the bulletin board, yung mga routine sa classroom, so meron ng participation yung field study student. Alright? And same with the field study 1, nire-require din po dito yung portfolio para yung mga experiences din ni field study student ay ma-record din, di ba? Makikita din siya doon and ano ba yung mga reflections, meron ba kung anong progress, di ba? Sa mga experiences na yon. So, very important din yung portfolio pagdating din ng field study 2. Alright? And during field study 2, teachers, nagkakaroon na din po dyan ng ito na po yung start ng pag-prepare ni field study student sa CBAR. So ano po yung tinatawag nating CBAR? Yan po yung classroom based action research na alam naman nating lahat kasi pinagdaanan po natin yon, 'di ba? Nagkakaroon tayo dito ng proposal. Ano ba yung based on sa mga observations mo during field study 1 and of course sa pag-participate and assist mo sa yung resource teacher, ano ba yung mga napansin mong problema na pwede mong pag-aralan, di ba, para ma-improve yung instruction. Alright? So, dyan, start of CBAR na yan, and then yung CBAR naman, tatapusin mo, gagawin and tatapusin mo yan during your teaching internship. Alright? So, ganun po siya, teachers. Okay, so ano lang yun? Binalikan lang natin yung field study 1 and 2 quickly. So let's proceed, teachers, no, sa last item natin last Saturday, okay? Item number 35 na po tayo. Ayan. So, 'di ba, madami na tayong na-cover last time.
All right. So, yan. Yung mga techniques natin, teachers, please bear in mind. Anong unang technique natin? Diba? Very exciting yung first session natin last week. Yung first review natin, online review natin for this season. Bakit? Dahil, diba, marami tayong mga techniques na encounter. And mind you, teachers, please, yung mga techniques pong ito, lagi nyo yung ipapractice. Okay? Ang daming mga let questions na pwede nyong ma-encounter sa pag bili nyo ng mga books. So I encourage you to purchase yung mga let books ng ating review center, which is yung LCTC let review book. So pwede nyo po yung ma-avail sa Shopee. So doon, teachers, pwede nyong ma-apply itong mga techniques na ito. And then you check after if ano ba, naging effective ba yung mga techniques na yon? Ilan ba yung naging score mo doon? Yung progress mo is importanteng matatrack mo po yon, no? As early as now, lalong-lalo na at ano pala ngayon? November. Okay, and your let, gaganapin yan sa March, teacher. So, medyo malayo pa siya, but it is important na ngayon pa lang ay nakakapag-prepare na kayo. So, first thing, of course, teachers, yung walang katapusan nating add one out method, di ba? Yung add one out method. So, sa mga choices, teachers, meron po dyang laging naiiba. Okay, so you have to look for that. Kaya dapat ay intindihin yung maigi muna yung stem, yung question, di ba? And then, himay-himayin nyo po yung mga options. Meron po dyang isang naiiba. Okay, that is add one out method. Okay, and then meron din po tayo yung umbrella method. Meron naman po dyang sa umbrella method, merong option na halos lahat nandoon na. Diba? Let's say for example, yung option A, B, C, and D. And then yung option letter D, halos lahat ng nabanggit sa A, B, and C nandoon na siya sa letter D. So, kaya tinatawag na umbrella method kasi parang nandun na lahat. Okay? Nandun na siya lahat. And then, next one, you have to utilize also the context clues. The context clues po sa saan? Sa stem or sa question mismo. So, hanapin niyo yung teachers. Huwag kayong tamarin, okay? Huwag kayong tamarin na mag-underline ng mga possible context clues. Kasi for sure, those context clues would help you a lot pagdating sa pag-locate or paghanap ng correct answer. Okay? So, yung mga context clues na yon, teachers, laging importante yan. So, huwag kayong tamarin. Again, huwag kayong tamarin. Huwag chachamba. Okay? Look for those context clues. And then, of course, teachers, number four, you have to be learner-centered pagdating sa paghahanap nyo ng correct answer. Okay? Be learner-centered as possible kasi yung ini-embrace naman natin na approach ngayon ay learner-centered approach. Okay? So, yung mga sagot nyo, dapat learner-centered. Hindi pwedeng si teacher ay nananakit, si teacher ay kumbaga yung mga binibigay niyang activities, hindi siya learner-centered. So, you have to always look for the learner-centered yung learner-centered na answer. But, be careful, paano kung exempt yung hinihingi? Okay, so yun naman po yung iingatan nyo kasi baka merong nakalagay na exempt, di ba? Yung best, di ba may mga ganyan, usually nakakapitalize naman yung teachers. So, hanapin nyo kung yung exempt yung hinihingi, di exempt yung ibibigay nyo. Eh, kung yung best yung hinihingi, you have to give also or you have to find ano yung best answer, okay? And then look for the most ideal or the standard answer based on the context of teaching and learning. Ano yung pinaka-ideal na answer? Ano yung standard? Ano ba yung talagang dapat gagawin ni teacher? Okay? So, dapat hanapin nyo yung teachers. Hindi yung mga hindi naman, kung iisipin mo, di ba, in the context of teaching, ano yung mga standard? Ito ba? Tatanungin nyo lagi yung sarili mo, ito ba yung gagawin ni teacher pagdating sa teaching talaga or sa in the context of standard teaching? Okay? So,
So look for the most ideal or standard answer. And the last one, your personal opinion doesn't matter. Okay? So yung personal opinion kasi minsan teachers, nakaka-apekto po yan pagdating sa paghahanap niyo po ng correct answer. Bakit? Kasi yung personal opinion niyo minsan, taliwas po yan sa standard na teaching and learning. So sa standard teaching and learning, sa ideal na sagot. So yung personal opinion niyo as much as possible dapat hindi naaapektuhan yung for the learner-centered na sagot, no? Huwag kayong papa-apekto sa personal opinion nyo. Kasi paano kung yung perspective nyo, eh, let's say for example, di ba, sa learner-centered teaching, si teacher ay hindi dapat nananakit, hindi negative yung mga iniisip ni teachers, yung mga ginagawa ni teachers. Pero paano kung ikaw ganun ka? So, dapat hindi nun maapektuhan yung sagot mo. You have to look for the ideal answer, okay? Ayan. So, we have several techniques on answering professional education questions, teachers. So be very careful again. You have to take note of this and use this as we go through our discussion, our drills tonight, no? Sa continuation natin ngayon. So you have to utilize these techniques, teachers, para maging effective yung pagsagot niyo. Okay? I hope that you're finally ready, teachers. Let's proceed to our very first item for this session. Alright? And good evening ulit, teachers. Sa mga bagong dating nating teachers dyan, good evening po. Welcome po sa ating online review. Let's try our first item. Ayan, 35 na po tayo ha. Item number 35. So here, the question is, which facilities are present in a health promoting school environment? Which Roman numeral number 1, we have canteen that sells all kind of food including junk food. Roman numeral number 2, we have comfort rooms common for boys and girls. Number 3, sanitary drinking fountains. 4, safe playground. Is it A, 2, 3 and 4, B, 1, 2, 3 and 4, C, 1 and 2, letter D, 3 and 4. Alright, so teachers, item number po muna yung pagsagot, no? You have to put the item number first and next po yung sagot nyo na. Okay, sige, pag-isipan nyo teachers kasi medyo mahaba-haba to, no? And please use the techniques po no, na nabanggit natin kanina. Okay, so yung answer niyo po sa ating comment section, teachers. So huwag kakalimutan, no? And huwag mahihiya. Huwag mahihiya pong mag-share ng inyong answer o ng inyong sagot para po ma-practice niyo na po as early as now yung pagsagot sa mga ganitong klase ng questions. Okay? Ayan, ano ba yung which facilities daw ba ang dapat na present pagdating po sa health promoting school environment. Okay na po, Ma'am Mary Grace. Thank you po, ma'am. Yan, medyo hindi pala nag-ano yung ano ko, yung slide ko kanina. Okay, okay na po siya.
Again, huwag kayong mahihiyang sumagot, teachers, no? As early as now, dapat ay napapractice nyo na po yung pagsagot sa mga ganitong question. Kasi as yung kumbaga, mas maaga yung napaghandaan yung let, mas maaga yung mas maaga kayong nakapag-review. So, mas mataas din yung chance na hindi lang kayo papasa, but also you'll be a top-notcher. Okay? Ayan. Ano ba yung mga facilities ang dapat present teachers pagdating sa health promoting school environment? Yung canteen ba na nagbebenta or yes, nagbebenta ng lahat ng klase ng food including junk food? Is that part of it, teachers? Health promoting nag-aano ba siya? Nagpe-present ba siya o nagpapakita ba siya ng health promoting school environment? Hindi, right? Hindi kasi including junk food. Eh, yung junk food dun yung naging negative or yun yung naging mali nitong first or yung Roman numeral number 1. So, yung 1, hindi na siya included. Okay? And then, yung letter B naman po. 1, 2, 3, and 4. Lahat ba yan? Comfort rooms, common for boys and girls. Common. So, walang ano, parang walang separate. Diba? Common siya. So, it means teachers na hindi din part or hindi din kasali sa tamang answer yung number 2. Yung comfort rooms, common for boys and girls. So, hindi na siya. X na siya dyan or ligwak na siya dyan. So, yung 3 naman, sanitary drinking fountains. How about that one? So, that is part of it, no? Of a health promoting school environment. So, yung 3 po, teachers, check na siya. How about safe playground? Very positive, right? So, safe playground, that is also part of a health promoting school environment. So, ano lang yung correct answer dyan? Yung 3 and 4? So, saan natin siya mahanap? Sa letter D. Yan, correct po si Ma'am Mary Grace. Ayan, 1 and 2, hindi siya part. So, 3 and 4 lang po. Letter D is the correct answer. Okay, very good. Sa mga nakakuha ng correct answer. And again, please don't hesitate to share your answers, teachers, sa ating comment section para ma-monitor niyo po yung progress ninyo. Okay? Ayan. Next item. Sorry. Ayan. Which student thinking or behavior indicates that he or she values diversity? Okay? Diversity, teachers, yung pinag-uusapan natin dito. Is it A, he or she regards his culture as superior to other culture? Letter B, he or she regards his culture as inferior to other culture? Or letter C, he or she accepts the fact that all people are unique in their own way? Or letter D, he or she emphasizes the differences among people and disregards their commonalities? Okay, how about this question? Ano yung nagpapakita dito ng diversity or binavalue niya yung diversity? By the way, teachers, di ba nakita natin yung option letter A. He or she regards his culture as superior to other cultures. Ano ba yung tawag natin dito, teachers? Pag ang tingin mo sa culture mo ay superior, okay? You have to take note nyo to teachers. And salungguhitan nyo yung superior. So, pag nakita nyo yung pagtingin ng isang tao ay superior yung kanyang culture, ang tawag po dyan ay ethnocentrism. Okay? Ethnocentrism. So, take note of that. That is ethnocentrism. Kapag superior yung pagtingin niya sa kanyang culture. Right? And, yung letter B naman, he or she regards his culture as inferior to other culture. So ano naman po yung pag sinabing yung tingin mo sa culture mo ay inferior compared sa ibang culture, yan naman po yung tinatawag natin na xenocentrism. Okay? Xeno, X-E-N-O, centrism. So yan pong dalawang yan, very important yan. Huwag kayong malilito. Pag superior, that is ethnocentrism.
Kapag naman po senosenchism, inferior. Okay? Take note of that. So, ano yan? Nagba-value ba yan ng diversity ang dalawang yan? Hindi, no? Kasi yung isa, superior yung pagtingin niya sa culture nila. Yung isa naman, inferior yung pagtingin niya. How about letter D? He or she emphasizes the differences among people and disregards their commonalities. So, ini-emphasize niya yung pagkakaiba, di ba? Yung differences among people at dinidisregard. So, may mga negative may mga negative terms na agad tayo dito, teachers, no? Na mapapansin agad natin sila pag nakita natin. So, he or she emphasizes the differences among people and disregards their commonalities. So, parang hindi din siya yung correct answer. About letter C, he or she accepts the fact that all people are unique in their own way. Very positive, right? Very learner-centered. Accept, from the word accept. So, alam natin that this is a positive answer. Accept the fact that all people are unique in their own way. Is that diversity or dyan ba sa statement na yan, binavalue yung diversity? Okay, so of course, binavalue yung diversity, okay? So the answer here for item number 36 is none other than letter C, okay? Very good. And may mga nakita akong sagot dito and correct naman po sila. Alright, let's proceed. Okay, item number 37. All are features of the Indigenous People Curriculum, Indigenous People's Education Curriculum, except, okay, all are features of the Indigenous People's Education Curriculum, except, alin dyan? Yan na po yung teachers, yung sinasabi ko na dapat careful kayo when it comes to except, kasi yung hahanapin nyo yung except agad. Okay? Huwag yung nauna yung, let's say for example, hindi nyo nakita yung except, edi yung hinahanap nyo. Diba? Iba yung hinahanap nyo. Yung inihingi nga dyan is except. So be careful agad kapag nakakita kayo ng except. Guided agad kayo ng word na yan. So you have to look for the exception dyan sa mga choices na yan. Alright? So letter A, affirms and strengthens Indigenous cultural identity. Letter B, makes education exclusive to the Indigenous culture. Letter C, revitalizes, regenerates, and enriches IKSPS and Indigenous language. Letter D, anchors the learning context on the ancestral domain, the community's worldview, and its Indigenous cultural institutions. And hi, Sir John Paul Paculba. Good evening po, sir. Alright. May mga bago tayong dating na teachers. Ayan, continue lang sa pagsagot, teachers, no? Para po, ngayon pa lang ay mapapractice na po ang inyong testmanship. And ma-apply nyo na din yung mga theories, yung mga concepts sa education as early as now. Ayan. So, very good sa ating mga teachers na patuloy na sumasagot. Okay. So lahat ng yan daw po teachers ay feature ng Indigenous People's Education Curriculum. Alin lang yung hindi? So you have to look for yung hindi. Okay? Yan, good evening sir. Yan mag-ano kayo teachers, ha? Mag-invite din kayo ng iba yung mga kapwa teachers niyo din na magte-take ng let. This is a free review, no? As much as possible, kapag may mga ganito tayong free pa lang na review, i-grab nyo. Tapos, teachers, yung mga gusto namang mag-avail ng ating private online review na very helpful as well kasi mas madami dun yung mga discussions natin, di ba? Mas madaming mga lectures, yung mga reviews, aside from this, no, na ito kasi free review pa lang. But if you join the private online review, mas madami yung perks or opportunities na or mas madami kayong matutuhan doon. Okay? Ayan. So teachers, alin ba dyan? Is it A, feature ba ng Indigenous People's Education Curriculum na
affirms and strengthens indigenous cultural identity? Correct, di ba? That is a feature of indigenous people's education curriculum. So letter B, makes education exclusive to the indigenous culture. Okay, is that a feature of the indigenous people's curriculum? Okay, sana no, kaso lang makes education exclusive. Balikan natin yan mamaya, no? Let's say na parang tama siya, but again, you have to pay attention sa mga ginamit na words. Kasi dyan merong exclusive. So letter C, revitalizes, regenerates, and enriches IKSPS and indigenous language. Very positive, di ba? Wala naman kayong nakita dyang negative. And kung iintindihin nyo talaga yan, that also pertains to a feature. There is also a feature of the indigenous people's education curriculum. So that is correct, di ba? Yung letter C. How about letter D? Anchors the learning context or context on the ancestral domain. So ina-anchor mo yung learning context on the ancestral domain, community's worldview, and its indigenous cultural institutions. Ang ganda ding pakinggan, di ba? And naiintindihan mo siya, and that pertains to another feature or feature of the indigenous people's curriculum. Okay? So that is correct. So ano lang yung exception dyan, teachers? The only exception there is letter B. Okay? Letter B makes education exclusive. Diba? Exclusive kasi dapat mas magandang gamitin yung inclusive. Dapat inclusive yung term to the indigenous culture. So hindi lang naman siya na exclusive sa indigenous culture. Alright? So the answer here is letter B. So dapat teachers, ganun kayo hanap ng sagot, no? Hahanapin nyo po, iintindihin nyo po yung mga options, and dapat pag may mga ganitong exep or best, natitake note nyo na yan, na-insert nyo na agad yan, para hindi kayo tatagal, hindi kayo malilito, hahanapin nyo talaga po yung exep. Okay, you have to take note of that and use this technique on the next items. Okay? Yeah, very good. Yan. Good evening po, Ma'am Zuri Arambulo. Alright, may mga bagong teachers tayong dating. Let's proceed. Ayan, letter B po yung sagot, ha? Yan. Very good sa mga nakakuha ng correct answer. Ayan, si Sir John Paul, nakuha niya yung correct answer. Same with si Ma'am, ano din, si Ma'am Mary Grace din, and si Ma'am Jury. Very good po. Item number 38. Okay. Alright, so which of the following demonstrates differentiated instruction? I hope that all of you teachers, you are already familiar. Hindi lang familiar, but naiintindihan niyo po yung konsepto ng differentiated instruction. Okay? So pag sinabi natin again teachers na differentiated instruction, nagpo-provide ka, di ba, teachers, ng ano? Let's say, tingnan natin kung tama yung ano nyo, naiisip nyo sa pagsagot ng ano, ng item na to. Okay, ano yung nagpapakita dito ng differentiated instruction? Is it A, the teacher groups the learners by their ability level and make the groups work with the same topic but assigns a different task appropriate for each group to accomplish? Letter B, the teacher divides the class into three heterogeneous groups and assigns the same activity for each group to work on. Letter C, the teacher groups the learners by their ability level and assigns different content topics for the group to work on. And letter D, the teacher groups the students or the learners by ability levels and assign each group a different task on the same topic and then request three different teachers each to assess one of the groups. Diba medyo mahaba? Intindihin niyo siyang maigi teachers. Okay? Alright? Sige. Good evening po, Ma'am Zuri.
Again, invite kayo ng inyong mga ano ha, mga ka-teachers din dyan. Sa mga magte-take ng let dahil meron tayong free review ngayong araw. So, you may invite them. Pag mga ganitong mahabang question teachers, 'di ba sabi ko sa inyo, yung ano naman yung booklet niyo naman pagdating ng actual let, pwede po siyang ano, sulatan. Wag na wag niyo lang pong susulatan ng ibang bagay yung answer sheet. Okay? Kasi yung answer sheet magshi-shade lang po kayo doon. Okay? Magshi-shade lang po kayo doon sa answer sheet. So anything ng mga underline, in circle, wala po doon sa answer sheet. So pwede lang kayong mag-underline, in circle, 'di ba? Maghanap ng mga context clues pagdating po sa booklet. Okay? Okay, ano kaya yung sagot ninyo dito? Alright, so nakikita ko si Ma'am Zuri and si Ma'am Mary Grace, yung sagot nila ay letter A. Okay. Ano yung sagot kaya dito? Sige. Okay, let's reveal na ba yung correct answer? Ayan, very good. Nakita kong tama yung sagot niyo, teachers, ha? Ayan, si Ma'am Mary Grace and si Ma'am Zuri, correct yung answer nila. Bakit? Kasi di ba yung differentiated instruction, si teacher, ginugroup niya yung learners niya by their ability level and make the groups work with the same topic. Okay, same topic dapat siya, teachers. Okay, but assigns a different task ano, appropriate for each group to accomplish. Okay? So, laging, let's say for example, topic natin ngayon ay verb. So, si teacher, mag-iisip siya ng iba't ibang klase ng task. Okay? Iba't ibang klase ng task na appropriate sa every group of learners. Kasi iba-iba naman yung iba-iba naman yung hilig, 'di ba? Iba-iba naman yung inclination, 'di ba? Meron tayong mga learners na magaling sa singing, magaling sa words, magaling pagdating sa let's say for example, kinesthetic. Kaya meron nga tayo teachers, 'di ba, tinatawag na multiple intelligence, intelligences, okay? So meron tayo nun kasi binavalue natin yung diversity or yung pagkakaiba-iba ng mga learners natin. So ang konsepto niyan, teachers, mayroon tayong isang topic or yan, may isa tayong content. Let's say, for example, yung sabi ko kanina na about verb. Okay? So, yung discussion natin ay about verb and then si teacher mag-a-assign siya ng iba't ibang task. No? Let's say, for example, itong task na to para to dito sa mga verbal. Yung isa namang task para sa mga bodily kinesthetic. Ito namang isa para sa mga musical. So, pwede silang mag-compose ng, let's say, for example, song na merong mga verbs. Right? So, pwede yun. So, iba't ibang task para ma-accommodate or ma-cater yung needs or yung inclination ng learners. Okay po? So, I hope na naiintindihan niyo po yung teachers. Is it clear ba? Can you please comment sa ating comment section if you got everything na pinagtuturo ko sa inyo dito. Okay? So, naiintindihan naman po. Eh, itong letter B teachers, hindi siya. The teacher divides the class into three heterogeneous groups and assigns the same kasi yung activity. Iba-iba dapat po yung activity or task. Diba? Kapag yung tinutukoy natin is differentiated instruction. Okay? Kindly take note of that po, teachers. And, sinaman, the teacher groups the learners by their ability level. So, okay na siya. And assigns different content topics. Eh, hindi yung content topics yung dapat iba-iba, di ba, teachers? Yung dapat iba-iba is yung task na ibibigay mo. So, in one content topic, pwedeng may several task na ibibigay para sa iba't ibang klase ng estudyante. Okay? Para ma-cater mo or ma-accommodate mo yung needs nila
yung kanilang intelligences, yung pagkakaiba-iba nila when it comes to, let's say, for example, inclined sila into this particular thing. So, sa pagsusulat, let's say, for example, inclined naman yung isa sa sayaw, di ba? Sa mga movements. So, meron silang iba't ibang needs or inclination. And then, letter D naman, the teacher groups the learners by ability levels and assign each group different tasks on the same topic and then request three different teachers to assess one of the group. So, hindi pa din siya. So, yung A talaga po yung sagot. Okay po? So, dapat po ay yung letter A talaga yung sagot dito. Okay? Ayan. So, kung nagkamali, okay lang yung teachers. Again, hindi naman masamang magkamali. Okay? Hindi masamang magkamali basta next time ay natututo tayo and next time hindi na natin gagawin yung same mistake natin. Right? So, importante talaga teachers na naiintindihan natin yung concept and napipili natin yung sagot, yung tamang sagot. Using what? Of course, yung knowledge mo dun sa concept and by also applying techniques. Okay? Okay, one moment. Ayan. Let's proceed to the next item. For a teacher to establish and maintain consistent standards for learners' behavior, they should do all except for a teacher to establish and maintain consistent standards for learners' behavior, they should do all except, is it A, give immediate feedback to reinforce appropriate behavior of learners? Letter B, be open to exceptions each time a learner misbehaves in class. Letter C, communicate and enforce school policies and procedures clearly and consistently. Or letter D, handle behavior problems promptly with due respect to learners' rights. Again, except teachers yung hinihingi dyan. So, look for the answer na ano yung exception, teachers. Consistent standards for learners' behavior. So, paano ni teacher mamamaintain? Okay? Paano si teacher mag-establish and mamamaintain niya yung consistent standards for learners' behavior? So, hanapin nyo muna yung mga hinihingi dyan and then sa kanyo hanapin yung except, yung hindi. Okay? Pwedeng ganon. Okay. Yan si Ma'am Julie, sabi niya letter B daw. So si Ma'am Mary Grace naman ay naka letter B din. Okay, tingnan natin. Tama ba si A, give immediate feedback to reinforce appropriate behavior of learners? Very positive, di ba? Very positive. So, kailangan magbigay ng immediate feedback para ma-reinforce or mas strengthen yung appropriate behavior ni learners. So, that is correct, di ba? That could maintain consistent standards for learners' behavior. So, letter B, be open to exceptions each time a learner misbehaves in class. Ayan. So teachers, hanapin nyo ano yung nagpapamali sa options na mga ganito, di ba? Eh, yung exceptions. Negative siya, di ba? Kasi nagkakaroon ng exception. So may exception pala kapag, let's say, si isang estudyante, nag-misbehave siya sa class. So, ikaw as a teacher, nagkaroon ka ng exception na, ah, okay, wag siya. Parang exception. Merong exception, parang merong kang pinapaboran, di ba? Si letter C naman, communicate and enforce school policies and procedures clearly and consistently. Ano yan? Positive behavior. So si letter C, of course, communicating and enforcing school policies and procedures clearly and consistently. So, part yan.
Letter D, handle behavior problems promptly. Agad, di ba? Agad-agad. And with due respect to learner's rights. Is that a positive answer? A learner-centered answer? So, si A, C, and letter D. Pansin naman ninyo, di ba? Mga learner-centered answer yan. Eh, yung hinihingi dyan, teachers, alin dyan yung hindi nagmi-maintain ng consistent standards for learner's behavior? So, that is none other than what? That is letter. Okay, letter B. Very good. Ayan. So, sa mga sumagot sa ating chat box, sa ating comment section, very good. Yan si Ma'am Lera Bongo. Good evening, ma'am. Correct din po yung sagot mo. Same with Ma'am Jury and Ma'am Mary Grace. Ayan. And sa ating mga teachers, of course, yung iba, I know na nagsasagot kayo on your end. So, medyo nahihiya siguro yung iba na mag-share ng sagot nila sa ating comment section. So, that's okay. But I encourage you again, teachers, to share your answer if you want. No? Ini-encourage ko lang kayo. So, yan. I-track niyo yung progress niyo, teachers, para makita niyo kung ano ba, meron na bang progress or kailangan ko pong mag-improve. Of course, at this point, okay lang na nagkakamali pa kayo kasi we are on the second day of our online review, right? So, marami pang room for improvement. So, if may mga nagkakamali man sa inyo ngayon, that is perfectly fine. Sa review lang magkakamali and hindi po sa actual board exam. Okay? Yan. Very good, teachers. Let's go to item number 40. What is the primary reason for the establishment of classroom routines? Ano yung primary reason po, teachers? Bakit tayo nag-i-establish ng classroom routines? So, is it A, to ensure order? Letter B, to eliminate stress? Letter C, to be fair at all times? Or letter D, to control the class? Okay? Ayan, pwede niyong gamitan ng technique yan, teachers. Okay. How about the others? Ayan, so sabi ni Ma'am Lera, letter A. Si Ma'am Jury naman, letter A din. How about the other teachers? Ano ba yung rason? Primary. You have to look for the primary reason. Is it A? Kaya ba tayo may classroom routines para ano? Letter A, to ensure order? Is that right? Pwede, no? And very positive din yung statement na to. Letter B, to eliminate stress. Okay. Okay siya. However, ito na naman tayo, di ba teachers? Sabi natin, dapat ay yung laging nagbe-benefit ay si learner. Kasi nga learner-centered tayo. E yung eliminate stress, sino ba yung manginginabang dyan? Sino ba yung magbe-benefit dyan? Ask yourself, di ba? Sino magbe-benefit? Walang iba kundi si teacher. So hindi masi-stress si teacher, so siya yung nag-benefit. Yan ba yung yan ba yung sagot na hinahanap natin diyan? So hindi. Hindi siya, 'di ba? Kasi nga dapat si learner ang magbe-benefit. Letter C, to be fair at all times. Kaya meron tayong classroom routines. Oh, pwede, no? To be fair at all times, that is also positive. Learner-centered din 'yan. However, yung hinahanap natin ay yung primary reason. Bakit tayo merong classroom routines? Okay? So, letter C naman, ayan, letter D naman, to control the class. To control the class, from the word control, di ba parang hindi siya ganoon ka-positive. To control the class. So, parang ano to eh, medyo may pagka teacher-centered, no? To control the class. So, yan ba yung sagot? Tatanungin nyo na naman yung sarili nyo. Alright, so, pero,
you have to go back to the question. Yung hinihingi sa atin ay yung primary reason. Bakit meron tayong classroom routines? And that is what? That is letter. Ayan. Tama si Ma'am Jury and si Ma'am Lera. Your answers. Ayan. Yung mga sagot niyo po dyan ay tama. That is letter A. Okay? To ensure order. So, yun yung primary reason bakit po tayo merong classroom routines. Okay? Very good, teachers. And sa mga sumasagot on your end dyan. And nahihiyang sumagot sa ating comment section. That is okay. So, very good then, teachers. Okay? Letter A po yung sagot. So, huwag kayong papalin lang, teachers, no, sa mga feeling nyo correct na yung letter C or parang tama din yung letter D, ha? However, hindi nyo napansin yung control. Diba? Yung control the class. So, medyo merong negative, ano siya? Parang may negative touch yung word na control. So, yung sagot po dyan is to ensure order. Okay? Ayan, ulit yung 40. So, 41 na yung teachers. Just don't mind the error. Okay? Pwede nyong lagay dyan 41. Alright? So, what routine must be set to guarantee the safety of the students? So, ano ba yung routine daw na mag-guarantee ng safety ng student? By the way, teachers, another technique, na-mention ko na to last time, di ba? Pag sumasagot kayo ng ganitong mga question, pwede nyo ding i-translate into your language, into your most comfortable language. Let's say, for example, kung ano ka taga something nasa somewhere in Manila, pwede kang mag-Tagalog, di ba? Or kung Bisaya ka, di pwede ding i-translate mo siya sa isip mo sa Bisaya. Di ba po? Para mas nagiging madali yung pagsagot mo. Kasi mas naiintindihan mo siya. Di ba? So, as much as possible, pwede nyo i-apply yung ganoong klase ng technique. Letter A, assign a leader. Letter B, let them work in pairs. Letter C, let them work individually. Letter D, set the do's and don'ts in every activity. Okay? So, what is your answer here? Okay, by the way, I'm looking at my other screen. Teacher, so tumitingin ako sa side ko from time to time. Ano yung nag-guarantee siya ng safety ng students? Ano ba yung dapat gawin ni teacher? Assign a leader. Nag-guarantee ba yun ng safety ng students? Question mark, no? Parang hindi. Okay? Although positive yan, pero sumasagot ba yan sa question na to? Letter B, let them work in pairs. Nag-guarantee ba yun ng safety ng students? Question mark din, no? Letter C, let them work individually. Parang binaliktad yung letter B, right? And tatanungin niyo ulit yung sarili niyo, nag-guarantee ba yan ng safety ng students? Hindi din ata, no? So yung A, B, and C, alanganin sila. So parang hindi sila yung answer. Parang taliwas sila, di ba, sa question. So, letter D, set the do's and don'ts in every activity. So, sumasagot ba yan sa pag-guarantee ng safety ng estudyante? Okay. Di ba? From the word, yung nag-set si teachers or si teacher ng do's and the don'ts in every activity. So, ibig sabihin, meron siyang mga measures, no, na sinet para ma-guarantee yung safety ng students in every activities. Okay? So, teachers, the answer here is letter D. Okay po? So, you are correct, Ma'am Zuri and Ma'am Lera.
And sa iba pang mga teachers natin na sumasagot din on their end. Very good. Letter D po yung sagot, teachers, ha? You have to set the do's and don'ts kasi yan yung sumasagot sa question na ano ba yung routine na makapagsiset ng or makapag-guarantee o yung gagarantiya ng safety ng mga estudyante. Alright? Ayan. So, teachers, we're done with first 5 items, no? Hinihimay-himay natin sila para nakikita nyo kung paano ba talaga dapat sumagot ng mga professional education questions. So, very important na sa mga ganitong klase ng reviews natin, lalo na yung mga simula pa lang, di ba? Hinihimay-himay pa natin sila para nakikita nyo kung paano mo ba talaga aatakihin yung every question and paano mo ba din aatakihin yung mga options. Paano ko ba i-consider kung tama ba yung nasa option or hindi siya tama. Di ba? May mga techniques tayong nababanggit. So, those were very helpful. Okay? So, let's proceed. And before we proceed, by the way, teachers, again, yung mga hindi pa po nakakapag-enroll sa ating online review, still open pa din po yung ating enrollment. Just please follow i-follow lang po ninyo yung process dito sa ating naka-flash sa ating screen. So yan, mag-message lang po kayo sa ating Facebook page and mag-send po ng payment kay Sir or kay Dr. Jan Axel Alcortes. So, i-accommodate naman po kayo basta mag-message po kayo sa ating Facebook page. So, meron na yung Gen Ed Prof Ed N Majorship Review. So, very helpful again yung teachers, yung ating private online review na sa upcoming weeks din ay baka meron na tayo. Diba? So, mas masaya kapag mas marami kayong natututuhan. Okay? And this is very affordable as well. Kayo naman po yung magbe-benefit dito, okay? And teachers, yung mga gusto pong mag-avail ng ating books, available po sa ating LCTC Review Center sa Shopee, okay? You may search po sa ating Shopee account, sa ating Shopee app. Meron tayong several books dyan, mga libro, yung mga let review, pwede kayong maka-encounter ng mga drills po dyan. Okay, na pwede niyong pag-practisan habang nasa bahay po kayo. Okay? Okay, are you ready na again, teachers? So, let's proceed to the item number 41. Okay, 41. To discipline unruly students, teacher Helen always tells her students, remember, I am the person in authority here. I have the power to pass or fail you. Do you agree with teacher Helen's reference to power? Is it A, we need more data to give a categorical answer? Letter B, yes, passing and failing are in the hands of the teacher. Letter C, yes, one may use the power given to blackmail the students. Okay. Letter D, no, teacher authority is not meant to be used to pass or fail students. Sige nga, pag-isipan nyo nga to, teachers. Sige. Medyo mahaba-haba to, teachers, no? Pag-isipang maigi yung tamang sagot.
Okay, are you done? Meron tayo dito ang sagot coming from Ma'am Jury and kay Ma'am Lera. Again, don't hesitate to share your answer, teachers. Yan ba? Ano ba yung dapat gawin ni teacher to discipline unruly students? Okay? Is it letter A ba, teachers? Okay, is it A ba? We need more data to give a categorical answer. So, automatic, no? Pag nakita niyo yung ganito, kasi hindi siya specific. Wala siyang binigay ni specific answer. So, that is, ano, incorrect na agad yan. So, cross out niyo na yan. And tama ba, teachers, that si teacher, sinasabi niya lagi na, remember, I am the person in authority here. Para madisiplina niya yung mga estudyante niya. So, I have the power to pass or fail you. Tama ba yun, teachers? Yan yung tanong dyan sa question na yan. So, yung A, again, sabi ko kanina, di ba? Cross out na siya. Okay? Letter B, yes. Passing and failing are in the hands of a teacher. Mm-hmm. So, teachers, ano yung napansin niyo sa options na to? Or sa option letter B? Medyo may pagka-personal opinion siya, di ba? Yes, passing and failing are in the hands of a teacher. So, and medyo may pagkaano to eh, teacher center. Hindi naman, parang negative siya. Parang hindi siya yung ideal answer talaga for this item. Dahil lang ba nasa kamay ng teacher yung pag-pass or fail ng estudyante, then meron na siyang parang gano'n na yung ano niya, gano'n na yung kailangan niyang sabihin. Okay? So, tama ba yun? Letter C, yes, one may use the power given you to blackmail students. Aha. Diba, teacher, sabi ko sa inyo, huwag tayong pipili ng mga sagot na ganito. Okay? Nakikita natin, very negative. And very personal opinion siya. So, teachers, A, B, and letter C, lahat sila ay mali. Diba po? So, letter D, no teacher authority is not meant to be used to pass or fail students. Okay? So, yan, teachers, di ba nakita nyo? That is very considerate and very learner-centered yung letter D. No, hindi pwedeng gamitin yung authority ni teacher para mag-pass or fail siya ng estudyante. So, di ba nakita nyo naman si letter D na siya yung correct answer. Okay? So, the answer here is letter D. Tama si Ma'am Lera, si Ma'am Jury, and yan, si Sir J. Good evening, Sir J. Salazar. Bagong dating si Sir J. So, correct din po si Sir J. Letter D. Very good, teachers. How about 42? Teacher Ali believes that students need not know the intended learning outcomes of her lesson. She proceeds to her learning activities at once without letting them know what they are supposed to learn for the day. Which principle of learning does teacher Rose negate? Is it A, effective learning begins with setting clear expectations and learning outcomes? Letter B, learning is an active process? Letter C, learning is the discovery of the personal meaning of idea? Or letter D, learning is a cooperative and collaborative process. Good evening po, sir. And sa ating mga bagong-ting na teachers din, okay? Sa mga manunood pa, good evening po sa inyong lahat. Ayan, keep on answering lang, teachers, sa ating comment section. And please don't forget to share no ang ating live or i-share ninyo sa inyong mga kapwa teachers din na magti-take ng LET for this March. Share nyo din, teachers, yung mga ganitong free lecture. Because for sure, matutulungan po sila nito, okay? And if you're interested to be part of our private online review, then that's better, teachers, para mas magkita-kita tayo on our next sessions.
no, magkita-kita tayo para sa mas comprehensive, sa mas siksik at liglig na mga discussions when it comes to gen ed, prof ed, and of course majorship with our reliable and yung mga lectures talaga po natin, okay? Ayan. Si Teacher Ali daw, teachers naniniwala na hindi na kailangang malaman yung intended learning outcomes ng lesson. So, payag ba kayo noon na hindi na sasabihin yung objectives? Ano ba yung dapat matutuhan ng mga estudyante? So, si Teacher Ali daw, nagpo-proceed na siya agad sa learning activities without letting them know what they are supposed to learn for the day. So activities agad-agad, 'di ba? Wala nang intended learning outcomes na binabanggit. Activity agad tayo. So ganyan si Teacher Ali. So ano ba yung principle daw ng learning ang na-violate or naninegate ni Teacher Ali? So that you can use that technique, no? Tina-translate nyo yung question para mas maging clear and mas maging malinaw or mas maging malinaw sa isip nyo kung ano ba yung hinihingi. Okay? So yan. Letter A. Effective learning begins with setting clear expectations and learning outcomes. Okay? Letter A. Effective learning begins with setting clear expectations and learning outcomes. Tama siya. Okay, tama siya, no? Letter B, learning is an active process. Although learning is an active process is a positive statement, however, you have to go back again. Yan ba yung hinihingi sa question? Mm-hmm. Question mark, di ba? Kasi sa question pa lang, teachers, dapat ay na underline nyo na agad yung intended learning outcomes and naintindihan nyo na ano yung na-violate ba dyan ni teachers. Okay? Letter C. Learning is the discovery of the personal meaning of idea. Oh, di ba ang ganda ding pakinggan sa tenga? Kung kayo teachers madaling malinlang, malilito kayo sa mga options. Di ba? Kasi yung letter D din, learning is a cooperative and collaborative process. Ay, lahat teachers, di ba? Halos lahat sila positive. Lahat sila parang tama. However, again, go back to the question. Ano ba yung sinasabi sa question? For you to get the correct answer immediately, dapat naintindihan nyo agad yung hinihingi sa question. And it is important na kahit naintindihan nyo na yung hinihingi sa question, tatapusin nyo pa din ang lahat ng options. Okay? Please, teachers, as early as now, I would like to remind you, kapag sumasagot ng professional education questions, you have to finish the question, the options. Okay? Finish the question and the options. Dahil maraming teachers natin ang nagkakamali dahil hindi nila tinapos yung options. Feeling nila tama na agad yung A, edi pinili na agad nila si A. So, mahalagang tapusin nyo pa din po yung lahat ng mga nasa options. Okay? So, the answer here is, since yung hinihingi ay si Teacher Ali nga ay hindi nagbigay ng intended learning outcomes or ng objectives para sa kanyang lesson at nag-proceed agad sa activity, so na-violate po yung effective learning begins with setting clear expectations. Okay, dapat lagi yan, 'di ba teachers? Lagi na nagsa-start sa clear expectation si teacher before mag-proceed sa activities. Okay? Yan, very good sa ating mga teachers. Nakuha naman yung correct answer. Okay? Let's proceed. Ayan. Tama si Sir Jay din sa kanyang comment na yes, mali nga naman yung ginawa ni Teacher Ali na parang wala siyang patutunguhan, no, sa discussion or wala siyang direction. Kasi again, tinanggal niya nga po or wala siyang learning outcomes or objectives na present before siya mag-proceed dapat sa activities. Okay, so tama yun. Number 43,
Teacher Mela avoids drills out of context. She gives real-world math problems for students to drill on. Teacher Mela is very much convinced of which principle of learning. Is it A, learning is an active process? Letter B, learning is the discovery of the personal meaning of ideas. C, learning is a cooperative and collaborative process. Or letter D, effective learning begins with setting clear expectations and learning outcomes. Okay, ano kaya yung sagot natin dito? Ayan, so sabi ni Sir J, letter B, si Ma'am Zuri naman letter B din. Okay, ano kaya yung sagot dito, no? Alright, so yung sagot natin po dito, teachers, ay letter A. Learning is an active process, okay? So si teacher Mela daw iniiwasan niya yung mga drills na out of context naman. So si teacher Mela nagbibigay siya ng mga real world math problems for students to drill on. So ano ba yung principle of learning na pinapakita dito? So, dahil nagbibigay siya, di ba, ng mga real-world math problems para sa student, ano siya? Parang may mali sa answer na to. One moment lang, ha. Okay, verify ko teacher sa aking key to correction na kasi minsan mali yung aking na bibilugan. Okay, let me double check para siguradong-sigurado tayo. Check ko sa aking. Ayan. While waiting teachers, you may ano muna, no? Mag-health break tayo ng 3 minutes. So yung mga inuuhaw na dyan. Pwedeng health break, no? Alright, yan. Di ba magandang nag-double check tayo? Kasi on this particular item, yung tamang sagot, kaya nag-wonder ako, no? Mali yung bilugan natin. So let's just, change. Anong item na ba yun? Item number 43. Huwag kayong teachers, huwag kayong magbuda sa sagot nyo kasi you got the correct answer, okay? Kaya nag-wonder ako. So, that is the answer. Kasi hindi naman siya nagre-refer, di ba, sa active process. It's about real-world math problems. So, dahil dyan, the correct answer is
Letter B. Okay? si Sir J pa, nagsabi na ano, naligwak daw siya. Okay, naligwak. Tama, Sir J. Ano, share ko na ba? Hindi pa. Alright, ayan. Balik na tayo sa ating slide. Okay, very good. Yan, yes. Tuwang-tuwa si Ma'am Jury and si Sir J kasi tama, yes. Tamang-tama po kayo dyan, ano, Teacher Jury and Teacher J. Letter B po yung answer natin, no? So, learning is the discovery of personal meaning of ideas. Hindi naman yung learning is a cooperative and collaborative process kasi wala naman, di ba, hindi naman natin yung nabanggit dyan. Wala namang nabanggit sa question. So, eh, hindi naman yan nagre-refer, di ba, sa setting of clear expectations and learning outcomes. So, hindi din po siya. Okay? So, teachers, the answer here is letter B. Okay, yan. Let's proceed. 44. Learning is an active process. So ito na, learning is an active process. Which one is an application of this principle? A. Avoid drills which are out of context. Letter B. Teach your content from multidisciplinary perspective. Letter C. Group students for work or project. That way project becomes less expensive. Or letter D. Let students learn the steps in opening computer by making them follow the steps. Okay? Sige, go. Ano yung konsepto natin ng active learning is an active process? Ano yung ibig sabihin nun? Ganun talaga, teacher, si Prof. Ed. Diba? Hindi siya simply memorization. Okay? So, sa mga nag-iisip dyan or sa mga teachers natin na akala yung Prof. Ed ay pure memorization, although, dapat ay gamay mo talaga or master mo ang mga concepts and yung mga theories, right? Concepts and yung mga different concepts about professional education. Still, hindi lang siya simpleng memorization, but this is application, no? Ina-apply mo siya. Okay? May mga binibigay na different situations pagdating sa options. Iba yung mga iba't ibang application. Paano mo ba if i-apply sa learning is an active process? Ano ba siya? So, ganun po yung atake sa Prof. Ed. Kaya, dapat magaling kayo dun, teachers. Okay? And paano kayo gagaling dun? Through this, yung mga drills na ganito, teachers. Kakanon tayo ng mga drills para ma-enhance nyo po yung inyong testmanship. Okay? Yung inyong testmanship. And of course, yung pag-apply nyo ng mga konsepto pagdating sa questions. Para on the day of the board exam, master nyo na. Di ba? Hindi na kayo naninibago kasi November pa lang. November, hindi pa pala nga November. Bakit nag-November na ako? Hindi pa nga November na pag-practicean nyo na agad siya. Di ba po? So, that is very important. Kaya again, teachers, share nyo po yan sa inyong mga kilalang teachers din. Yung mga ganitong pre-reviews natin, di ba? Yung mga review nating libre. I-share natin. Kasi sharing is caring, di ba? Yun yung ano mo. You care for your friend. Gusto mo ding pumasa yung friend mo, hindi lang ikaw. So, as early as October, nagpiprepare na kayo. Meron na kayong mga free lectures or free reviews na na-attendan kagaya po nito. Okay po? Ayan. Okay, so sabi ni Sir J, letter D daw, same with Ma'am Lera and Ma'am Mary Grace and Ma'am Jury. So the answer here is letter D. Okay, avoid drills which are out of context. That is not the answer. Hindi naman niya nagre-refer sa active learning as an active process. Diba? So hindi si letter A. Letter B, teach your content from multidisciplinary perspective. So, hindi din siya, no? Nagre-refer into learning as an active process. So, lagi niyong tatanungin yung sarili niyo, teachers. Ano yan? Itong option bang ito? Nagpapakita ba to ng learning as an active process? So, pag hindi, edi cross out agad para hindi na kayo malilito.
Okay? Letter C, group students for work or project. This is more on collaboration, no? Yung mga cooperative learning or collaborative learning. So, hindi siya. Okay? And letter D, of course, let students learn the steps in opening computers or computer by making them follow the steps. So, hindi na lang siya, no? Passively nagre-receive ng information si learner. But, learning becomes an active process kasi siya, si estudyante na mismo yung gumagawa. Diba? Si estudyante na yung nag-follow, nag-a-apply ng mga steps na natutuhan niya in opening computer by making them, again, by making them follow the steps. Okay? So, active na po siya. Kaya dapat naiintindihan niyo yung mga concepts na ganito, teachers, para madali niyo pong nasasagutan niyo yung question. Okay? So, very good sa ating mga teachers na nakuha yung correct answer. And sa mga nagkakamali, that is fine. We're on our second day of online lecture or online review. So, marami pang darating na araw. And again, I encourage you na mag-enroll sa ating private online review para sa mas madaming comprehensive reviews. Okay? With our, of course, sa ibang mga lecturers din, aside from me. Okay, let's proceed. Okay. Ayan. Item number 45, which could be the best practice of a professional teacher? So, ano ba yung best practice ng isang professional teachers or teacher? Is it A, burns midnight candle every night in writing a lesson plan? Letter B, utilizes knowledge of the learner's characteristics while teaching, or letter C, expects equal performance of learners in lesson thought, or letter D, masters one teaching method and uses it all the time. Okay. Ano kaya yung best practice ng isang professional teacher? Okay, so teachers, yan, magandang nag-mention kayo ng mga kilala niyong teachers na gusto ding maka-attend ng online, ng free online review. Okay? Kasi baka interested din sila. Yan, so sabi ni Ma'am Lera, letter B daw. Si Ma'am Zuri din. Si Sir J, letter B. Okay? How about the others? Baka may gustong dumagdag sa ating mga teachers. And si Ma'am Grace, letter B. Ano yung best practice ng professional teachers? Or ng professional teacher? Although, si letter A, yan, nagsusunog ng kilay, no? Si teacher, sa kakagawa ng lesson plan. Ang gandang pakinggan. Very positive. Nakikita mo yung dedication ni teacher sa pagtuturo, di ba? Kasi talagang dinededicate niya yung kahit yung gabing-gabi na gumagawa pa din siya ng lesson plan. However, sasagutin lang ito ng mga teacher na bumabase sa kanilang personal opinion. Okay? Again, hindi po, again, mahalaga yung personal opinion natin. You have to look for the most ideal, yung pinaka-ideal na sagot. Okay? Yung pinaka-ideal na sagot. How about letter C? Expects equal performance of learners in lesson taught. Aha, pwede ba yon? Equal yung magiging performance ng mga learners in lesson taught. So, best practice ba yan ni professional teacher? No. Okay? No. Hindi pwedeng ganun. Kasi iba-iba naman yung level, di ba, ng pagkatuto ng ating mga students. Letter D, masters one teaching method and uses it all the time. Okay, so isa lang pala yung teaching method na alam ni teachers and yun lang yung lagi niyang ginagawa. Is that right, teachers? Is that a best practice of a professional teacher? So lagi niyong tatanungin yung sarili niyo, no? And iisipin niyo, tama ba to? Ito ba yung dapat na ginagawa sa standard teaching and learning? Hindi. Okay? Hindi po siya. How about letter B? Utilizes knowledge of the learner's characteristics while teaching.
Okay, ginagamit daw yung knowledge ng learners, no? Okay, utilizes knowledge of the learner's characteristics habang nagtuturo. Is that positive? Is that an ideal answer? Is that a learner-centered answer? Is that the best practice of a professional teacher? Tanungin mo yung sarili mo. Best practice ba yan ng professional teacher? Ideal ba yan na nagagawin ng isang professional teacher? So the answer is, of course, yes. Okay, yes. Have you utilized knowledge of the learner's characteristics habang nagtuturo pa si teacher? Okay, or nagtuturo po si teacher. Okay, so the answer is letter B. Tama, dapat po ay flexible si teacher. Hindi lang lagi na lang yung ginagawa or lagi na lang ina-apply yung isang teaching method. So dapat mag-apply din siya ng ibang teaching method para kumbaga meron ding variety, no? Or makapag-offer din siya ng variety sa kanyang mga estudyante. Or something new. Kasi, di ba, in every teaching method, pwede kang may maisip na, let's say, ibang klaseng activity, pwede kang may maisip na ibang klaseng, let's say, yung style mo, kung ano yung gagawin mo, yung magiging technique mo, di ba? Pwede mo siyang, pwede kang magkaroon ng variety of techniques sa paggamit mo din ng iba't ibang mga teaching method. Okay? So, yan. Letter B po yung sagot. Very good sa ating mga teachers who got it correct. Yan. Yan yung mga gusto pong mag-enroll, teachers. Just click yung screenshot nyo po, no? Screenshot nyo na lang po to. Share nyo sa friends nyo kung gusto nilang mag-enroll. And yung mga gustong mag-avail ng books ng ating review center, yung LCTC Review Center, so you may as well. Okay, meron din dyan teachers nga, nakikita nyo naman, di ba, meron silang Scantron sheet that you may also avail para sa pag-practice ng shading. Right? Yung shading, teachers, that is also important na ma-practice kasi minsan, grabe na yung ni-review mo, confident ka na. San ka nagkamali sa pag-shade, sa tamang pag-shade? Minsan hindi binabasa yung Scantron kasi mayroong naging error kasi hindi mo na master yung pag-shade. So, you have to be very careful as well when it comes to shading. Okay? Yan. Let's move forward. The new type of teachers in the 21st century are those who are blank. Is it a well-traveled good? Well-traveled global citizens unmindful of their roots? Number two, multiliterate, innovative and creative, multicultural. Three, masters of the discipline, excellent in English, multi-talented. Okay, ano yung new type of teachers in the 21st century? Is it A, one only, B, two only, C, three only, letter D, one, two, and three. Oh, intindihin yung maigi, teachers, ha, para hindi kayo magkamali. Again, the ideal. Ano yung ideal when it comes to teaching and learning? Sige. Sige nga, teachers. Pag-isipan yung maigi, ah. Kasi, for sure, meron diyang magkakamali. Kasi, merong hindi nakita. No? You have to consider every terms, yung mga every words dyan na nabanggit. Anong ibig sabihin yan? Is that a 21st century teacher? Right. Tapos na ba ang ating mga teachers? Sabi ni Ma'am Zuri, letter B daw. Same with Sir Jay and Ma'am Lera. How about the rest of our teachers?
Okay. Tingnan po natin yung Roman numeral number 1. Okay? Tingnan nyo si Roman numeral number 1. Sabi dyan, well-traveled daw dapat si 21st century teacher. So, porket 21st century, dapat ba well-traveled siya? Okay. Pwede naman, di ba? Kasi mas marami siyang matutuhan. Diba? Hindi lang sa local but also globally. Okay? Well-traveled, global citizen. So, tama. Diba? But, look at unmindful of their roots. So, dahil ba 21st century kang teacher, kakalimutan mo na kung saan ka nang galing. Is that right? Hindi. Diba? Kaya meron nga tayo teachers tinatawag na local. Diba? Pag sinabing local, isa kang global and local teacher. So, hindi mo, although na-immerse ka into different cultures globally, di ba? Na-immerse ka into yung mga global practices. Let's say, for example, hindi mo pa din nalilimutan yung iyong local knowledge, di ba? So, balance lang po siya. Okay? So, yung unmindful of their roots, that made this particular item incorrect. I mean, this particular Roman numeral. Okay? So, yung 1, ligwak na yan. Cross out. So, dapat ganyan kayo. Iintindihin yung maigi. Ano yung mga nabanggit dyan? Kasi baka yung nabasa mo na yung well-traveled, global citizens, automatic, kinonsider mo na siya, no? As a new type of teachers in the 21st century. Without minding yung unmindful of their roots. So, mali nga po yung unmindful of their roots. And then, 3. Tingnan nyo yung number 3. Roman numeral number 3 naman. Sabi dyan, masters of the discipline. Excellent in English. Multi-talented. Masters of the discipline, pwede, no? Tama naman. Dapat ay master siya ng discipline niya. Kung ano yung major niya, yung tinuturo niya, di ba? Dapat alam niya yun. Dapat master siya nun. Excellent in English? Oo, dapat si teacher talaga ay marunong mag-English. Pwede ding excellent siya sa English. However, parang meron tayong kaunting question mark, no? Kasi dahil dun sa excellent, medyo sobra siya. Okay? Parang medyo yung excellent, mabigat siya. Okay? How about multi-talented? O dapat pala multi-talented si teacher para masabi mo siyang new type of teacher in the 21st century. Aha? Okay. So parang hindi, no? Parang ligwak din tong letter or yung Roman numeral number 3. Then, multi-literate, innovative, or innovative and creative, multicultural. Okay? Multi-literate, that is correct. Diba? Multi-literate is correct. Innovative. Okay, that is also correct. Creative, that is also correct. Multicultural, that is also correct. So, the answer here is letter B. Alright, so letter B po yung sagot dito. You are correct po, teachers, si Ma'am Lera, si Ma'am Zuri, si Sir J. So, tama po yung inyong answer. So, again, teachers, ano yung essence kung bakit natin hinihimay-himay yung mga questions so that magkaroon kayo ng idea paano ba talaga sinasagutan yung mga prof ed questions. So, sa mga next meetings natin, medyo magiging ano na tayo, medyo mabilis-bilis na, no? Kasi paunti-unti teachers, papaunti-unti natin yan hanggang sa maging mabilis na kayo sa pagsagot, di ba? Maging mabilis na kayo sa pagsagot kasi may time limit pa din yan pagdating na sa actual let. Okay? So, ngayon, himay-himay muna tayo para makuha talaga ninyo yung kung paano ba talaga siya sasagutin. Paano sinasagot yung mga iba't ibang prof ed questions. Okay? Let's proceed. 47. How can you make your action research beneficial to teaching and
learning? How can you make your action research beneficial to teaching and learning? Is it A, results will lead to your promotion? B, results will lead to more researches? C, results will give you prestige as a researcher? Letter D, results will lead to improvement of instruction. How about this one? Okay, what is your answer, teachers? Alright, so sabi ni Ma'am Jury, letter D daw. Si Sir J naman, letter D din. Okay, sige. Tingnan natin, no? Kung tama ba yung sagot nyo. Paano mo ba gagawing beneficial yung action research mo into teaching and learning? Okay, so that is the question. Now, gagawin mo po siyang beneficial sa teaching and learning in a way that A, results will lead to your promotion. O teachers, A pa lang, promotion. Sino yung magbe-benefit? Si teacher. Mapopromote si teacher. So basically, letter A is not the correct answer. Kasi again, ang magbe-benefit po ay si teacher, hindi si learner. Dapat lagi yung benefit kay learner. Okay? Dapat si learner yung magbe-benefit kasi nga learner-centered tayo. Okay po? Letter B, results will lead to more researches. Tama naman. But, is that ano, tama ba yung ano niya? Or, parang shallow yan, no? Oo, magli-lead siya sa maraming researches. However, is that really the answer that we're looking for? Yan ba yung pinaka-benefit talaga ng action research sa teaching and learning. Letter C. Parang yung B teachers, very passive siya, no? Very passive, tapos, ano lang, wala lang, parang mag-lead siya sa maraming researches and then that's all. Right? Eh, si letter C, results will give you prestige as a researcher. O, teachers, again, yung letter A, mapopromote si teacher. O, yung letter C naman, mabibigyan siya ng prestige as a researcher. So, sino naman yung magbe-benefit? Si teacher na naman, di ba? Para na naman ki teacher. Now, letter D. Results will lead to improvement of instruction. So, mag-i-improve yung instruction. So, sino yung magbe-benefit? Tanungin niyo yung sarili nyo. Pag na-improve yung instruction, sino yung magbe-benefit? The learners, di ba? Si learners or yung mga learners mo yung magbe-benefit kapag na-improve yung instruction. So, that is learner-centered, an ideal answer. That is the perfect answer for this question. So, that is letter D, okay? So, teachers, again, magkakamali ka lang dito kapag hindi mo alam yung mga techniques sa pagsagot ng prophet question. Okay? And, again, yung mga minention ko kanina, yung sa first part, di ba? Again, wag sasagot ng para sa yung personal opinion mo. Kasi baka kung opinionated kang tao, yung A tama yan sa'yo, yung B tama yan sa'yo, yung C tama yan sa'yo. But we are looking for the ideal answer. Kaya yung sagot po dyan ay walang iba, kundi ay letter D. Results will lead to improvement of instruction. Very good, yan. Very good po, Sir J and Ma'am Jury, and to the rest of our teachers na sumagot ng letter. Letter D, very good. And I encourage again yung ibang mga teachers natin, no, na nanunood, pwede kayong sumagot din sa ating comment section. Okay, let's move forward. 48. Why is there a need to be familiarized with the schools? Facilities. A, to know where you can work and rest.
B, to tell where you can be found during vacant periods. C, to enable you to go when instructed. Clarity, to ensure that you know where to get the needed instructional resources. Okay, alam niyo na yung mga techniques, teachers. I presume na makukuha niyo yung correct answer dito, no? Okay, sige. Ano ba yung sagot niyo dyan? Okay. Okay, so sabi ni Sir Jay, oh, I'm sorry. So sabi ni Sir Jay, yung sagot ay letter D. Sabi din ni Ma'am Jury, letter D din daw. Let's see, no, if you are correct. One moment, I did your sign. I need to charge lang. Bakit mahalagang ma-familiarize natin yung school facilities? Aha. A ba? To know where you can work and rest? Mm-hmm. Oho, opinionated, no? Ganon-ganon na lang ba yon? Para alam mo kung saan ka mag-work and rest? Si teacher na naman yung magbe-benefit, right? Okay, so si teacher na naman yung magbe-benefit dyan. Now, letter B, to tell where you can be found during vacant periods. Uh-huh. Ayan, so mali din yan. Mababaw din yung sagot na yan, teachers, no? Again, huwag kayong sasagot ng mga ganyang mabababaw, no, na sagot. Next to that, to enable you to go, okay? Enable you to go when instructed. Again, si teacher naman yung magbe-benefit dyan, teachers. Dahil para alam mo lang daw kung saan ka pupunta kapag parang may inuto sa'yo or may pinapakuha sa'yo, di ba? Then letter D, to ensure that you know where to get the needed instructional resources. O dapat daw kasi para malaman mo kung saan mo kukunin yung mga kailangan mong instructional resources. So, sino yung magbe-benefit, teachers, kapag alam mo kung saan mo kukunin yung mga instructional resources? Eh di ba, si student, yung mga learners mo. Sila yung magbe-benefit dyan. So that is the correct answer. Letter D. Very good sa mga nakakuha ng correct answer. Let's proceed. 49. These things can be routinized except A, passing of paper or books. Letter B, checking of attendance. C, going in and out of the classroom. Letter D, designing the bulletin boards. Ano yung mga naru-routinize dyan? But the question is, yung except, alin yung hindi naru-routinize po dyan sa mga options na yan? Okay, so
Yung passing of paper and books, na-routinize ba yan? Pwede mo bang maging routine sa classroom yung pag paano kayo class magpapas ng paper and books? Okay. Pass it in front. Let's say, for example, di ba meron pa nga yan yung pagitna? Di ba iba't ibang mga klase kung paano kayo magpapasa ng paper or books during exam or quiz? Di ba? So that can be routinized, yung letter A. Letter B, checking of attendance. Maru-routinize ba yung checking of attendance? Okay, tama, di ba? Maru-routinize yan. Pwede mong sabihin na mag-assign ka ng beadle or ng isang student na mag-check ng attendance or si teacher na mismo yung everyday check tayo class ng attendance. So, that can be routinized. Letter C, going in and out of the classroom. Okay, so going in and out of the classroom, pwede siya ma-routinize, di ba? Kasi sasabihin mo, pwedeng magkaroon ng schedule na, okay, so pag start ng klase natin, wag mo nang labas ng labas, wag ihi ng ihi, di ba? Okay, so wag lalayo. Yung iba kasi, di ba, magsi-CR lang, parang ang tagal-tagal na. So, pwedeng magkaroon ng schedule or pwedeng ma-routinize din yung going in and out of the classroom. So, letter D naman, designing the bulletin boards. Okay? Designing the bulletin boards, that can be routinized ba? So, yung letter D ay, hindi po siya maru-routinize. Okay? The answer here is letter D kasi siya yung exempt. Okay, so yung designing bulletin board, so hindi siya maru-routinize. Okay po? Okay, so that is okay, Ma'am Zuri. At least natututo po. Tama yan, Ma'am. That is our, yan dapat yung ating mindset, no? Natututo tayo para hindi na magkamali on the actual lit. Don't worry, Ma'am, kasi early pa naman, October pa lang. So, ngayon pa lang nagkakamali ka na kasi on the next weeks, sa mga next mong drills, 'di ba, sa mga practice test na may encounter mo, hindi ka na magkakamali niyan. Okay? So that is the important lesson kapag 'di ba sa review nagkakamali tayo. That is okay. So 'yan. Okay? So the answer is letter D, designing bulletin boards. Okay, let's move forward. 50, to install cost-saving devices, what must you do while preparing materials for the school activity? A, get sponsors. Letter B, collect from your class. Or letter D, use indigenous materials. Ano yung kailangan gawin ni teacher? Cost-saving devices. Ano yung gagawin? Maghahanap ba ng sponsor? Okay? Ang gandang pakinggan, maghanap na lang ng sponsor, no? But that is not the correct answer. Okay? Letter B, collect from your class. Mangungolekta ka ba sa klase? Hingi ka ng piso kada estudyante, no? Para makapag-prepare ka ng materials for the school activity. Okay? Hindi siya. Okay po, hindi po siya. Use less materials and props para cost-saving talaga. Talagang nag-less materials and props ka na. However, mali po yan. Okay? Letter D, use indigenous materials. That is the correct answer. Kasi di ba teachers, yung hinihingi po nga dyan is para daw ma-instill yung cost or ma-maintain mo na hindi magastos, no? Hindi magastos. So, by using indigenous materials, edi maaano mo, malelessen mo yung cost kasi hindi ka na bili ng bili. Okay? Gagamit ka na lang ng mga indigenous materials. Okay, so very good sa mga nakakuha ng correct answer. Nakita ko naka, yan,
Tama ulit yung sagot ni Ma'am J, ni Ma'am Zuri and Sir J. Very good po. And the rest of our teachers as well po na sumasagot. I know yung iba tahimik lang, pero for sure sumasagot naman yan. Okay, let's move forward. Okay, sa mga gustong mag-enroll, don't forget, yan, open pa din po ang ating enrollment sa ating online review. So, mas maraming review sa ating private online group, okay? So, pag nag-enroll kayo, may add kayo sa ating online, private online group. And doon, magkakaroon ng mga comprehensive lectures, comprehensive reviews, no? Every week naman yan. Okay po, teachers. So, Gen Ed Prof Ed and with majorship na din. Yan. Let's proceed. Yan ulit siya. 52. With the NCBTS as guide, an ideal learning environment should have the following characteristics except A. Theia, and I mean, the learning, hindi Theia, no, na nagkalagay. The learning environment promotes fairness. Letter B, is safe and conducive for learning. C, builds many professional linkages. Letter D, establishes and maintains consistent standards of learners' behavior. Again, teachers, yung hinihingi po dyan ay yung exempt. Okay. Yan, may letter D, may letter C. Yan, nagpalit si Sir J ng letter C. Okay, pwede po kayong magpalit, teachers. Go! With the NCBTS. Alam niyo ba yung NCBTS, teachers? As guide, an ideal learning environment should have the following. Except, no? Ano yung mga characteristics niya? Ng learning environment. So, ano ba dapat yung ideal learning environment natin? Okay, letter A. The learning environment promotes fairness. Is that right? Is that an ideal learning environment? That is correct. Okay? Dapat nagpo-promote po ng fairness ang ating learning environment. Letter B is safe and conducive for learning. Of course, safe and conducive. So, dapat yung mga estudyante mag-meron tayong proper ventilation. Diba? So, dapat ay nagpo-promote siya ng conducive learning kung saan comfortable ang ating mga learners. Okay? And then, is safe and conducive. Tama na siya. Establishes and maintain consistent standards of learner's behavior. Ganda, no? Very positive. And then, that is also an ideal learning environment. So, dapat nagme-maintain ang consistent standards of learner's behavior. C, builds many professional linkages. Bakit mali si letter C? Kasi, it doesn't pertain to the learning environment. Okay? So, mali po si letter C kasi sa ano yan? Professional linkages naman yan. Hindi yan sa learning environment. Okay? Kaya intindihan nyo, teachers, di ba? Again, I encourage you na hanapin again yung mga context clues. Ang hinihingi sa question na yan ay ano yung ideal learning environment? So, pag nakita nyo yan, underline it na agad, di ba? Underline nyo na kasi yung learning environment yung pinag-uusapan po natin. So, ano ba yung hinahanap? Yung except. Yung hindi kabilang dyan. Okay? Okay, yes po, sir. So, ang sagot dyan is letter C kasi hindi siya kabilang dyan. Hindi siya nagpe-pertain to the learning, the ideal learning environment. So, iba naman siya. Para naman siya sa professional linkages. So, teachers, siguro hindi niyo natanda or siguro ay hindi na masyadong clear yung
NCBTS sa inyo, no? But I know na pagdaanan niyo naman ito, teachers. Now, ayan, napagdaanan na din natin 'to, no? Ay, hindi pa. Ah, okay, napagdaanan na natin 'to. Now, let's have PPS. Okay? Kasi yung NCBTS, okay, ito yung NCBTS. Okay, ito siya. One moment lang, teachers, ah. Okay, so yan, teachers, di ba nakikita niyo yung NCBTS? Okay, yan po yung NCBTS and PPST. So ngayon, teachers, yung inaano na natin, dahil syempre nasa new curriculum na tayo, yung PPST na yung common or yung pinaka-familiar tayo, di ba? But we have NCBTS before, okay? Bago yung PPST, NCBTS muna. Ano yung NCBTS? We have one, the social regard for learning, 2, the learning environment, 3, diversity of learners, 4, curriculum and planning, and then 5, yan, yung planning, assessing, and reporting, 6, community linkages, tama si Sir Jay, tama si Sir Jay, so 7, personal growth and professional development. So teachers, mahalaga pa ding alam nyo yung NCBTS. Bakit? Kasi baka may mga ganitong question pa, no? May mga ganitong question pang lumabas. So, it is important that you still know ano yung NCBTS. So, yan po yung mga domains na mayroon sa NCBTS. Okay? Pwede nyo yung pag-aaralan, teachers. Pwede nyo i-take note ngayon na note nyo na pag-aaralan ko yung NCBTS. Ifa-familiarize or imememorize ko yan. Kakabisaduhin ko tungkol saan ba yung mga domains na yan. Okay? So, yan yung sa NCBTS. And now, we have the PPST. Yung PPST naman, teachers, yan po yung Philippine Professional Standard for Teachers. Okay? That is a public statement of professional accountability. Yan, wow, si Sir Jay talaga. Yan, Sir Jay, very good. Memorized na daw ni Sir Jay yung NCBTS. Yes, dahil po teachers, hindi talaga natin yung pwedeng kalimutan. Kasi yung mga questions teachers usually ay umiikot po yan dyan, no? Pag alam, pag kabisado, pag comprehensively, yung naiintindihan nyo po yung nasa NCBTS and PPST. Kasi yan yung mga basis, di ba po? Yan, nakalagay kasi dyan yung mga ano ba yung quality teaching, yung teacher quality, di ba? So, teachers, yung prof ed, medyo magiging madali siya if you know, if you familiarize, if you memorize, di ba? If you understand kung ano yung nasa PPST and nasa NCBTS. Okay? So, wag niyong kalimutan din yung NCBTS kasi malay nyo, meron pa ding mga lumabas. Kagaya ngayon, yung pinlash kong question, di ba? Related siya sa NCBTS. So, you have to go back. Pag-aralan niyo po siya, teachers. Although medyo mahaba, di ba? Pero very, ano naman yun, comprehensive naman. Maiintindihan niyo agad. So, mahalagang balikan po yun, teachers. Okay? So, yung PPST po, yan naman po yung public statement of professional accountability. Ano ba yung mga accountabilities, 'di ba, ni teacher, and paano ba si teacher as bilang guro, as a standard, ano ba yung standard teaching, ano ba yung teacher quality, 'di ba? Diyan mo yan makikita. Okay? Diyan niyo po yan makikita. Meron yung 7 domains and meron po yung 37 strands with 37 indicators. Okay? So, yan, teachers, dapat alam niyo po yung PPST and NCBTS. So nauna po teacher si NCBTS bago si PPST, okay? So si PPST medyo revised na ito. Kagaya nito teachers.
Tingnan nyo. Si PPST dyan ay, ano, merong content knowledge. Diba? Si NCBTS, social regard for learning. So, naging ano na siya? Sa PPST, content knowledge and pedagogy na yung una. Next is the learning environment. Third is the diversity of learners. Fourth is the curriculum and planning. Fifth, assessment and reporting. Sixth, community linkages and professional engagement. Then seventh, yung personal growth and professional development. Pag napagdaanan nyo na yun lahat, teachers, that would be a great help pagdating sa professional education. Okay? So I hope, teachers, na ano, balikan nyo yan, teachers. Medyo mahaba-haba, pero at least kapag merong complete or full grasp kayo, teachers, ng NCBTS and PPST, hindi kayo maliligaw kung ano ba yung teacher quality, paano ba dapat si teacher in a K-12 classroom, di ba, in this new curriculum. So, that would be a great guide. Okay po. Alright, so let's move forward. 54. For a teacher to establish and maintain consistent standards of learners' behavior, they should do except A, give immediate feedback to reinforce. Ah, napagdaanan natin to kanina, no? Napagdaanan na natin to. Yung sagot siya ay A, di ba, teachers? Ay, hindi. Yung B dyan yung sagot, teachers. Yung sa behavior, di ba? Yung exception. B po dyan yung sagot natin kanina, 55. With the NCBTS as guide, na ano na din natin to kanina. Okay, 56. Learners are more likely to internalize and follow classroom rules when A, the teacher clearly explains the rules and prepared or she prepared. Letter B, the learners know the punishments for not following the rules. C, the learners participate in the rulemaking process. Letter D, the teacher gives additional points for those who follow the rules. Okay, sige. Ano yung sagot niyo dyan, teachers? Learners daw are more likely to internalize and follow classroom rules kapag ano? Kailan siya kaya magpa-follow ng classroom rules? Is it A, kapag ba na-explain lang ni teacher yung rules na pre-prepare niya? So, magpa-follow and may intindihan na ba agad and magpa-follow na ba yung mga estudyante sa classroom rules? Letter B, yung A, no? Parang tama, pero question mark. Letter B, the learners know the punishments for not following the rules. So, dahil dyan daw ay si learners daw ay alam niya ano ba yung mga punishments or consequences kapag hindi siya nakapag-follow ng rules. Tama ba? Parang tama, no? Parang tama. However, parang hindi siya yung perfect answer. Okay? Letter C, the learners participate in the rulemaking process. So, ano yon? Letter C, the learners participate in the rulemaking process. So, they are more likely ba to internalize and follow classroom rules kapag participate, nakapag-participate sila sa ano ba yung mga rules na gagawin natin in the classroom. So, si learner number one, sabi niya ganito. Si learner number two, sabi niya ganito. And the rest of them, merong suggestions or merong something na itinulong into rulemaking, into sa paggawa ng mga rules nga in the classroom, okay, in the rulemaking process. So, ano kaya? Letter D, the teacher gives additional points for those who follow rules. Okay, so may points kapag sumusunod ka sa rules.
Ano kaya yung sagot dyan, teachers? Again, look for the most ideal. Ano yung pinakatama dyan? So, si learners, teachers, susunod yan or madaling maintindihan at susunod din yan yung mga classroom rules kapag sila mismo, di ba? Sila mismo merong participation sa paggawa noong mga rules na yan. So, the answer here is letter C, okay? Very good, Sir Jay. You got it correct. Yan. And syempre, sa ating mga teachers din na nanonood pa din or nag-participate sa ating live stream. Okay, very good. You got it right. Let's proceed. Next one. Okay. Oh, mali na naman yung ating charm. Dapat ay letter. No. Okay, letter C. Okay, so let's move forward. Okay, 57. As an effective classroom manager, what should a teacher do? Okay, one, she uses instructional time wisely. Two, she uses her power to punish students for the sake of discipline. Three, she puts to use the available and appropriate materials. Four, she manipulates colleagues and students so she can meet her goals. What is the answer here? Is it A, 1 and 3? B, 1, 2, and 4? C, 1, 2, and 3? Letter D, 1, 2, 3, and 4. Okay, what is your answer here? Medyo mahaba-haba yan, teachers. Huwag yung huwag bibilisan, no? Huwag yung tsatsamba. So, bawal ang tsumamba. Okay. Okay. Okay, so yung sagot, one moment. Okay, so sabi ni Ma'am Roslyn. Hi, Ma'am Roslyn. Ayan, si Ma'am Roslyn Emperoa. Good evening po, Ma'am. So sabi ni Ma'am Roslyn ni Sir J, letter A. Okay, so let's see. Tama ba yung letter A ninyong dalawa? So as an effective classroom manager, ano daw yung kailangan gawin ni teacher? Number one, tama bang she uses instructional time wisely? Tama, no? Tama. One moment. Okay, tama. She uses instructional time wisely. Number two, she uses her power to punish students for the sake of discipline. O teachers, ano yung sabi natin? Lagi dapat learner-centered. So, sa learner-centered, hindi nagpa-punish physically, no, si teacher. Okay? For the sake of discipline. Three, she puts to use the available and the appropriate materials. Effective classroom manager ba yan? Of course, that is another correct answer, no? Four, she manipulates colleagues and students so she can meet her goals.
O teachers, nakita nyo na yun dapat yung mga indicators bakit mali yung number 2 and number 4. From the word punish, okay? Punish, and then yung manipulate. Diba? Pag nabasa nyo yan, naintindihan nyo yung mga options. So, nabasa nyo sila, yung punish, yung manipulate, so negative sila, diba? So, hihinimbangin nyo yung teachers. Timbangin nyo, ano, tama ba to? Or hindi? So, mali sila, diba? Mali sila, hindi siya characteristic of an effective classroom manager. So, 1 and number 3, they are the correct answer. So, you are correct po, Ma'am Roslyn and Sir Jay. Okay? Congratulations. And to those who got it correct as well. Yeah, letter A po yung correct answer. Number 58. What does research show on the use of ICT? Is it A, it is costly? Letter B, it is accessible? C, it is easy to use? Or letter D, it ensure interactive classes? Okay? Yan, ICT naman, teachers. Okay, sabi ni, oh yan, lumabas na. Sabi ni Ma'am Rose din, letter D. Sabi ni Sir J, letter B. Sige, tingnan natin, no? Kasi iba yung sagot nyo. Ano ibig sabihin nitong question na to? Ano ibig sabihin daw, or ano yung pinapakita ng research on the use of ICT? Of course, negative yung costly, di ba? Costly daw yung ICT, although yes. However, ano yung hinahanap again natin, teachers? The ideal answer, okay? And yung costly, parang may negative ano siya, 'di ba? Mahal daw yung ICT. So yung letter C naman, it is easy to use. Although pwede, 'di ba? Kasi most of you naman digital natives na. No, pag sinabi natin digital natives, yung talagang pinanganak, yung tayo, 'di ba? Yung mga ano, talagang alam na kung paano gamitin yung technology, okay? Yung mga born sila yung mga marunong gumamit ng ICT. Okay? And then yung mga digital immigrants naman, teachers, yan naman po yun usually yung mga parents natin kasi sila yung tinatry nilang maka-adapt, 'di ba? Matuto paano gumamit ng technology ng ICT. So sila naman yung mga digital immigrants. All right? Tapos teachers, yung letter B, it is accessible. Positive, however, pag nakita mo si letter D, okay? Pag nakita mo si letter D, it ensure interactive classes. Okay? It ensure interactive classes. So, teachers, what made it the correct answer? Kasi teachers, di ba, very positive yung interactive classes. And that is really the answer. So, sabi sa researches that the use of, that yung paggamit daw po ng ICT, that the use of ICT, nakakasiguro siya na magkakaroon ng interactive classes. Okay? Although magandang pakinggan si letter B, however, mas maganda at mas ideal si letter D, di ba? It ensure interactive classes. Totoo naman, di ba, teachers, through ICT, nagkakaroon tayo ng mas interactive na mga discussion, through online tools, right? Nagkakaroon ng fun sa classroom kasi
ini-employ yung mga iba't ibang online tools, lalong-lalo na teachers kapag merong mga resources. Talagang kapag kumpleto yung resources, nagkakaroon ng interactive classes. Okay? So, put that in mind, teachers, na pag sinabing ICT, na i-ensure yung interactive classes. So, who among you teachers yung mga kasali sa old curriculum? Meron ba dito sa inyong part ng old curriculum? Okay, meron ba dito teachers sa inyong part ng old curriculum? Or sino yung mga new curriculum? So, pwede nyong i-comment sa ating comment section. Sino yung mga part ng new curriculum? Yung mga teachers nating, yes, part ng new curriculum. How about you, Sir J, Ma'am Roslyn, yan, sino, Ma'am Grace, si Ma'am Lera, ano kayo, teachers? Old curriculum ba kayo or new curriculum? So, bakit po tinatanong teachers? It's because, dapat, let's say, for example, pag part kayo ng old curriculum, dapat po teachers maging open kayo, no? Into learning, ano yung mga bago sa new curriculum. So, dapat teachers maalam din kayo doon. Lalong-lalo na, let's say, for example, yung related sa ICT, right? ICT, or the use of ICT kasi, di ba, teachers, most of you na-encounter yung online learning. And napansin ko, teachers, based on my experience, part kami ng March takers. So, marami doon yung mga new curriculum questions na, no? Kasi di ba syempre nagbago tayo ng TOS, in-adapt na natin yung new TOS, syempre merong dumagdag, right? Compared to the old curriculum, so yung new curriculum po o yung new TOS na ina-adapt natin ngayon, meron siyang mga bago. Kaya teachers, you have to be careful, you have to be updated about the trends, sa mga education trends, right? Especially now that we are in this era na yung technology, very ano na, accessible na siya. Madami ng mga changes due to pandemic, right? Yung online learning, yung blended learning, ano ba yung hybrid learning, di ba? Dapat alam nyo yung teachers, no? Alam nyo yung flexible learning. So, they are all relevant. Makakatulong yon pagdating sa actual ed. Kasi baka meron naman or marami na namang lumabas noon on the actual ed. And teachers, mind you, hindi lang yun lumabas on the professional education. Hindi lang sila maaaring lumabas on prof ed but also sa gen ed rin. Okay? Kasi mga trends kasi yung teachers. Mga bago siya. Kumbaga, yes, yung mga new practices nga sa education. Okay po, or based on the ano ba yung mga idinala ng pandemic, okay, yung mga, yes, the trends na sinasabi ko kanina. Okay, so si Ma'am Roslyn, yeah, si Ma'am Roslyn, new curriculum din daw siya. Si Sir J, ayan, mga new curriculum din po pala kayo, teachers. That's good kasi at least, 'di ba, meron kayong advantage. Okay, but don't worry to those who are part of the old curriculum. The reason why we have this review, this comprehensive, and these drills then, para kumbaga teachers, yung mga part ng old curriculum, matulungan din natin. Ano ba yung mga bago sa new curriculum? Diba? Kasi dito, pag meron tayong mga lectures, especially sa private online review natin, matututukan yung mga iba't ibang mga subjects na part ng new curriculum. Okay? Not just the those na... Kasi yung old curriculum, they're still... Huwag nyong isipin, teachers, na yung old curriculum subjects na wala. Hindi naman. Dinagdagan lang po siya. Okay? Dinagdagan lang siya. And yung mga old concepts, yung mga theories before, nandun pa rin sila. Intact pa din sila. Kumbaga, may mga bago lang. May mga dadagdag na kailangang alam din po natin. Okay? So, yan. Magbasa-basa po tayo, teachers, para mas maraming knowledge when it comes to mga ganitong topics. Okay? So, the answer here is letter D. Number 59.
What kind of learning happens anytime, any place, and anywhere? Oh, ito teachers. Is it A, traditional learning? Letter B, online learning? Letter C, hybrid learning? Or letter D, face-to-face or face-to-face learning? Okay? Ano kaya yung sagot dito? Okay. So, sabi ni sir, okay, sa 59. Okay, sabi ni Sir J sa 59 letter B, sabi din ni Ma'am Roseline letter B. Yan. Diba teacher, sabi ko sa inyo dapat alam niyo yung pagkakaiba ng traditional learning, face-to-face learning, online learning, hybrid learning, okay? So, dito teachers, into this kind of question, what kind of learning happens anytime, any place, anywhere? Diba? So, alam ko na most of you here, sabi nyo nga, part ng new curriculum. So, pag part ka ng new curriculum, pak na pak, alam mo agad yung sagot. Diba? Hindi naman siya traditional learning. Kasi, ang traditional learning, yan ay yung face-to-face learning na nangyayari saan? Sa classroom. Okay? Sa classroom. So, dapat sa classroom. So, it's not anywhere. So, anywhere. Kapag anywhere kasi kahit nasan ka, sa bahay ka, nasa abroad ka, di ba? So, anywhere, that is not face-to-face learning. So, pag face-to-face learning, sa classroom ka talaga. Okay? So, yung ano naman, yung hybrid, hindi din siya. Okay? Hindi din siya hybrid learning. And, ano yung tamang sagot dito? That is letter B, online learning. Kasi yung online learning teachers, anytime, kung nasan ka man, di ba? Any place and anywhere. Bakit mo siya nasabing anytime? Kasi di ba sa online learning, we have synchronous. We have asynchronous. So, anytime, any place, and anywhere. Okay, so anywhere ka man, nasan ka man, basta may, ano ka, may internet connection ka, meron kang cellphone, you have the gadget, then you can attend the class. Okay? You can attend the class. Kahit nag-aaral ka sa Pilipinas, nasa Dubai ka, so pwede ka pa ding makapag-attend ng online, sa online learning. Okay po? The answer here is letter B. Very good sa ating mga teachers. 60. In the light of the modern concept of teaching, which is a characteristic of effective teaching? A, pouring information to the learners. Letter B, allowing learners to learn on their own. C, developing abilities to address the future. Letter D, removing the physical presence of the teacher. Okay, what is your answer here? Alright, sige. May iba? Ano po yung sagot niyo, teachers? Ayan. So, sabi ni Sir J and ni Ma'am Roseline, letter B daw. So, in the light of the modern concept of teaching, which is characteristic of effective teaching. Modern, yung pinag-uusapan natin dito, teachers, ay modern concept of teaching. Diba? So, ibig sabihin, yung moderno na, yung ngayon na. Okay? Yung ngayon na.
So, pag hindi nyo yan, teachers, nahanap agad yung context clue na yan, for sure, mahirapan kayong hanapin yung correct answer. Okay? Kasi yan yung guide nyo dyan eh. Most of the options, may mga tamang sagot dyan. But you have to look for the best answer. So, nakita nyo na yung modern concept of teaching. Tatanungin nyo na yung sarili nyo. Sa modern concept of teaching ba, pouring information to the learners, tama ba yan? So, tatanungin nyo yung sarili nyo, pouring information to the learners, tama naman, no? However, sa modern concept of teaching ba yan? Or, parang hindi, no? Parang yung traditional yan, yung traditional way of teaching or traditional concept of teaching. Letter C, developing abilities to address the future. Hindi din, no? Hindi din siya. Pero parang may pagka-reconstruction nitong ano to, yung option na to. So, hindi din siya, no? Letter C, removing the physical presence of the teacher. Okay, so medyo parang pag-inisip, parang tama, no? Removing the physical presence of the teacher. Pero parang future na yan eh. Hindi pa naman napapalitan, 'di ba, yung teachers natin. So hindi pa naman siya totally ganun. So although sa ibang bansa siguro may mga ganyan na 'di ba, mga AIs or yung mga robots. However, hindi pa siya fully ganun sa global. So teachers, letter D is not the answer pa din. Okay? Letter B, tingnan niyo teachers. Allowing learners to learn on their own. Is that, pag inisip mo ba teachers, is that, ano, modern concept of teaching po ba yan? Allowing learners to learn on their own. That is correct. Okay? You allow your learners to learn on their own. That is the modern concept of learning. Okay po? So, I hope that you got it correct. Yan, tama si Sir Jay and si Ma'am Rostin. Very good. Let's proceed. Yan, yung mga gustong mag-enroll, again, teachers, yung mga gustong mag-enroll, you may still, no, yung mga interested, pwede pang mag-enroll sa ating 5-8 online review. Number 61. What is the importance of assisting the cooperating school in auxiliary services? Okay, pag sinabing auxiliary services, yung ina-assist mo si teacher sa mga gawain sa school, no? Ina-assist mo siya, binibigyan mo siya ng help or assistance para matapos niyo yung mga gawain yon. Okay? So, letter A ba? To get additional merits. B, to lessen the loads of the cooperating teacher. Or letter C, to learn more on other teaching-related tasks. Or letter D, to help in the overall performance of the school. Okay? So, what is your answer here? Again, intindihin po yung question, okay? Para makuha yung correct answer. Okay, so what is the importance of assisting the cooperating school in auxiliary services? Letter A, to get additional merits. Okay, letter A ba yan, teachers? Again, sino na naman yung magbe-benefit sa question? I mean, sa option na yan, di ba? Parang si teacher na naman yan. Letter B, to lessen the loads of, or very, very ano teachers? Yung A, very ano siya? Opinionated, very selfish, no? Selfish kasi para lang ba sa merit? That's why, kaya ba ginagawa mo yun? Kaya ginagawa mo yun is para may merit ka, mayroong additional merit. So, shallow yung sagot na letter A, okay? B naman, to lessen the loads of the cooperating teacher.
somehow tama, pero again, look for the most, yung pinaka-ideal answer, okay? Yung pinaka-ideal na sagot dyan. Next, to help in the overall performance of the school. Ang gandang pakinggan, no? Para matulungan mo sa overall performance of the school. Aha! Letter C, to learn more on other teaching-related tasks. Okay, so teachers, in this particular item, the best answer is, kaya ka tumutulong sa assisting in, you help, or yung importansya ng pag-assist mo sa cooperating school when it comes to auxiliary services. Ang rason po siyan ay para mas marami ka pang matutuhan in terms of teaching related task. Okay, very genuine yan, very genuine answer. So the answer is letter C. Okay, item number 62. Why do teachers use portfolio? Letter A, to grade students. B, to provide context for evidence. C, to use in quality assurance mechanisms. Letter D, to help one reflect and improve one's teaching. Bakit tayong teachers gumagamit na portfolio? Okay. Alright. So, anong sagot na ating mga teachers? Okay. So, sabi ni Ma'am Roslyn, letter C. Sabi ni Sir J, letter C. Bakit kinagamit yung portfolio? 62. Okay? Ah, hindi. Pang 61 pala yun. Okay? One moment. Alright. Very good. Ang sagot ay letter D ni Ma'am. Ni Ma'am Roslyn and ni Sir J. So, teachers, bakit ginagamit ng teacher or bakit ginagawa ng teacher ang isang portfolio? Simply to grade students ba? Aha, shallow answer na naman yan. Of course, ginagamit talaga para, syempre, to grade students din. Diba? Makikita mo dyan yung mga improvements ng mga estudyante. However, that is not the best answer that we're looking for here. Letter B, to provide context for evidence. Pwede din, no? Pwede din. Pero hindi pa din siya yung best answer. Okay? Letter C, to use in quality assurance mechanisms. Mm-hmm. Aha, parang tama sila lahat, no? But letter D, look at letter D, to help one reflect and improve one's teaching. Okay, so teachers, again, yung magbe-benefit dito sa letter D ay si estudyante. Diba? Kapag si teacher nakapag-reflect and na-improve niya yung teaching niya with the use of portfolio, diba? Kasi nakikita niya doon yung mga improvement niya, kung nag-i-improve ba siya, and nakakapag-reflect siya. So, yung magiging benefit noon, hindi naman para sa kanya, but for the student. So, mai-improve niya yung teaching. So, magbe-benefit po yung estudyante niya. Okay? So, the answer is letter D. Okay? Very good sa ating mga teachers who got it correct. Let's move forward. 63. For a theme on careers, Mr. Mengay let his students watch interview clips of successful people in business who were all males. The clips seem to send the message that only men succeed in the business field. Mr. Mengay did not have any follow-up discussion on the clips. Which criterion in selecting resource or materials should the teacher have considered?
Letter A, student interest and engagement. B, inclusive and free of cultural bias. Letter C, development or developmental appropriateness. Letter D, time and cost efficient. Okay, so yan. Teachers, hanapin ang mga context clues para makuha yung correct answer, no? Yan, so may sagot na si Sir J and si Ma'am Roslyn. Okay, so sabi ni Sir J and ni Ma'am Roslyn, yung sagot nila ay letter B, okay? So tingnan natin teachers if tama yung sagot nyo. Sabi dyan, so si Mr. Mengay daw, hinahayaan niya yung students niya to watch interview clips of successful people on business who were males. The clip seemed to send the message that only men succeed in business field. Mr. Mengay did not receive any follow-up discussion on the clips. So, ano yung criterion ang hindi or which criterion selecting resource materials ang dapat bang kinonsider ni Mr. Mengay? So, based on that particular question, di ba, naintindihan nyo naman yung, di ba, nakalagay dyan, who were all males. Yung who were all males, doon mo makikita agad that hindi naman siya nakafocus on student interest and engagement at hindi din sa developmental appropriateness, hindi din time and cost efficient, but the answer here is inclusive and free of cultural bias. Okay? Pag nakita niyo na yung context clue yung teachers, madali niyong mahanap yung correct answer na dapat yun yung kinonsider ni Mr. Mengay. Okay? So the answer here is letter B. Very good. Tama si na sir. Nakuha yung correct answer. 65. Professionalization of teachers and teaching as promulgated in Presidential Decree number 1006 defines teaching as profession concerned with classroom institution blank A by teachers on full-time basis letter B at the tertiary level in both public and private institutions C, at the elementary and secondary levels in both public and private schools. Letter D, by teachers at permanent status. So, sino kaya to teachers? Let's see if you're familiar with this, no? Alright, tingnan natin. Alright, so letter C yung sagot ni Sir J. And si Ma'am Roslyn naman ay letter. Ah, wala pa si Ma'am Roslyn. Kanina pala ito. Okay, let's see. Ayan, teachers, professionalization of teachers and teaching as promulgated in Presidential Decree number 1006. So teachers, be careful din pagdating sa mga ganitong mga laws, 'di ba? Yung mga decree, meron niyang mga importanteng mga decrees, 'di ba, na kailangan niyo ding matandaan. So sa mga next ano natin, pwede natin yung mapagdaan. No, lalong-lalo na doon sa mga sa ibang subjects on professional education. So, pwedeng magkaroon ng thorough discussion on that. Okay? So,
Based on that, sa teaching as promulgated in Presidential Decree Number 1006, defines teaching as a profession concerned with classroom institution by A, teachers on full-time basis. Yan kaya yan? B, at the tertiary level in both public and private? Aha. Hindi din, no? Next to that, ano yung sunod? Next to that is letter C, at the elementary and secondary levels in both private and public-private schools. Letter D, okay, or letter D, by teachers of permanent status. So pag sinabi natin teachers na professionalization of teachers and teaching as promulgated in Presidential Decree Number 1006, so defines teaching as profession concerned with classroom institution at the elementary and secondary levels in both public and private. Okay, so yan hindi po teachers on full-time basis, no, hindi siya, hindi din letter B at hindi din letter D. That is letter C po. Okay, please take note of that para hindi na magkamali next time. Okay? And very good. Ah, sorry. Okay, so let's proceed. Ano yung next question natin? Eh, nakuha ni Sir Jay. Okay lang yan. Sa mga nagkamali, that is fine. So, at these teachers, you have to take note of them. Okay? You take note of this important information. Yan, 66. The relationship between education and culture tends to be cyclical or cyclical. This means that blank. A, the school serves as a channel where individuals learn their culture. B, it is the school's primary function to transmit culture and is an agent of change. C, the school system transmits culture and the classroom is the agent of transmission. Or letter D, the school is shaped by culture and culture is in turn influenced by the school. Right? Ano yung sagot niyo dito, teachers? Sige. Okay, so tingnan natin yung sagot nyo. So, cyclical. Parang paulit-ulit lang, no? Cyclical, from the word cyclical. Parang connected siya. Okay? Pag sinabing cyclical, so hindi napuputol. Ano yung sagot mo dito? Ayan, sabi ni Sir J, letter C daw. But what is the answer here, teachers? Yan. Okay, so the relationship between education and culture tends to be cyclical. This means that the school system transmits culture and the classroom is the agent of transmission. Okay? Ayan po. Okay. Yan, tama si Sir J. Letter C po yung ating sagot. Hindi, the school serves as a channel where individuals learn their culture. Okay? Although, yes, it is, but here in this case, since yung hinihingi kasi dyan, or yung, yeah, yung hinihingi sa atin is yung relationship daw between education and culture tends to be cyclical. So, B naman, it is the school's primary function to transmit culture and is an agent of change.
All right. Letter D, the school is shaped by culture and culture is in turn influenced by school. Okay, so hindi din siya. Siya yung pinaka-correct answer. The answer here is letter C. The school system transmit culture and the classroom is the agent of transmission. Yan, letter C. Yan, next. Hindi nag-next. One moment. Okay, so very good sa mga nakakuha ng correct answer. Okay? 67 tayo, teachers. We're almost done. The principle of individual differences require teachers to A. Give more attention to the gifted students. Letter B. Treat all learners alike in the classroom. Letter C. Provide varied learning activities to suit individual needs. Or letter D. Provide modules for slow learners in the class. Okay, so what is the answer here? Okay, ano yung konsepto naman, teachers, ng individual differences? I hope that, no, hindi pa ninyo nakakalimutan yung concept of individual differences. Ano yung sinasabi sa principle of individual differences? It requires teachers to what? A, give more attention to the gifted students. Sa ano lang ba? Sa mga gifted students lang ba dapat yung mas madaming attention or mas madaming attention ba yung dapat sa mga gifted students? Question mark, no? Tingnan natin. Letter B, treat all learners alike while in the classroom or while in the classroom. Alike. So, parang pare-parehas lang. So, may parang walang so parang wala siyang 'di ba? Walang adjustment pagdating sa needs, 'di ba, ng mga estudyante. Letter C, provide varied learning activities to suit individual needs. Parang maganda, no? Parang siya yung correct answer. But let's see later. Letter D, provide modules for slow learners in the class. Okay, si Sir J parang nalito. Or B daw. Sir J, stick ka dyan sa letter ano mo. Letter C mo. 'Di ba? Kasi yung sagot dyan, teachers, kasi pag sinabi nating individual differences, ibig sabihin iba-iba sila. Let's say merong regular student, meron namang student or learners with special needs, 'di ba? Merong mga children with special needs or meron namang mga learners na iba-iba yung socio-economic status, 'di ba? Yung socio-economic status that could also be a source of individual differences. So, iba-iba yung needs nila. At iba-iba din yung capacity nila, right? Kaya tinatawag na individual differences. So, yung letter E, give more attention to the gifted students. So, parang unfair naman siya. Although maganda siyang pakinggan, nabibigyan mo ng attention yung gifted students. However, that is not the essence or the essence of having yung pagkakaroon ng individual differences. Okay? So, hindi yan yung pinaka kailangan gawin ni teacher to give more attention lang sa mga gifted students. Okay? Letter B naman, treat all learners alike in the classroom. So, hindi siya. Kasi nga, yung mga estudyante mo, meron silang iba't ibang needs. So, that means they also need different or may mga adjustment dapat when it comes to assisting them sa pagtuturo sa kanila. Diba? You have to be more careful pagdating sa mga estudyanteng ganito.
You have to be more considerate pagdating sa mga estudyanteng ganito. So, iba-iba po sila, not alike. Kasi individual differences nga. So, differences, iba-iba sila. So, hindi mo sila pwedeng i-treat as pare-pareho. Okay? Maintindihan niyo lang, teachers, yung essence or yung principle ng individual differences na yung mga learners mo ay iba-iba yung needs nila. Kaya si letter C ang tamang sagot dahil you have to provide varied learning activities to suit individual needs. So, teachers, iba-ibang, since iba-iba naman yung needs ng mga estudyante mo, so iba-iba din po yung mga learning activities na i-offer mo sa kanila with adjustments siya kasi para makater mo yung needs nila and parang mas maging maganda or quality pa din yung learning, okay? So, varied yung learning activities that suit to their individual needs, okay? So, yun po yung essence or yung prinsipyo ng individual differences. Kaya nga si teacher, although this is an ideal, ano kasi, principle, di ba? Yung individual differences, still kailangan mo tong as a teacher na sa standard, di ba? Sa standard teaching kasi, dapat na nagagawa talaga ito individual or na ni-apply yung principle of individual differences. Kasi iba-iba tayo, diverse yung mga learners natin. Okay? So, I hope that you got it correct, teachers. Naintindihan siya kung ano ba yung konsepto or prinsipyo ng individual differences. Lalong-lalo na teachers ngayon that very diverse na tayo. We are embracing diversity. So, yung mga ganitong kasi ng question, talagang maitatanong siya, no? Maitatanong siya yung mga concept of diversity, individual differences, differentiated instruction, and so on and so forth. They're really relevant when it comes to professional education. Okay? Yan si Sir Jay, sure na daw sa, sure na daw sa letter C. Pinanindigan niya na yung letter C, no? Okay. Provide modules for slow learners in the class? That could be possible, no? Yung letter D, pwede na yung pumasok sa letter C na, let's say, pag may mga estudyante kang slow learners, and then you may provide modules or intervention on how you're going to help them, no? Varied yung learning activity or iba yung learning activity para sa kanila kasi iba naman yung needs nila, yung ability nila, or yung level nila as a student, okay? When it comes to na say reading, writing, di ba? So, iba yung kailangan nila. Alright? Let's move forward. 68. Republic elementary and secondary education is in line with the government's effort to address educational problem of blank. Is it A? Give more attention. Oh, hindi. Hindi na bago. Hindi siya nabago. Okay? Ito, it's 69. Which of the following statement best defines content standards? Ano yung tinatawag nating content standards? A. When students should accomplish the content standards? B. The rate at which students should accomplish the content standards? C. How well students should accomplish the content standards? Or letter D. What students should know and be able to do? Okay? So what is your answer here? Ano yung pag sinabi natin content standards? Ano yung ibig sabihin noon? Okay, so pag sinabi natin content standard, is it A? When students should accomplish the content standards? O dito teachers, pwede niyong gamitan no ng technique na add one out. Kasi halos yung letter A, B, and C, di ba? The rate at which students should accomplish the content standard. How well students should accomplish the content standard. Parang hindi naman talaga siya yung pinaka definition or yung concept ng content standard, di ba? But the answer here is letter D. Ano ba yung kailangang malaman and kailangang maisagawa or may perform ng estudyante. So, yan yung tinatawag na content standard. Okay, take note. Pag sinabi natin content standard,
what students should know and be able to do. Okay, very good si Ma'am Grace and si Sir Jay. Nakuha yung correct answer for this item. Okay, very good. Let's proceed. Ayan, letter 70. Last item na tayo, teachers. In what way are students enrolled in the formative process? In what way are students involved in the formative process? Students, A, monitor their ongoing progress. Letter B, set their own learning goals. C, show proof of learning. Letter D, evaluate instruction. In what way are students involved in the formative process? Yan. Salungwita na yung formative process kasi yan yung hinahanap natin siya, no? Assessment naman to teachers. Of course, sa field study, nadadaanan din yung assessment. Okay? Pag sinabing formative process, ano natin siya? Set their own learning goals ba yan? Mm-hmm. Show proof of learning ba yan? Okay, hindi, no? Aha. Formative yan, di ba? Kaya hindi show proof of learning. Letter D, evaluate instruction. Mm-hmm. Hindi din siya. Alright, so pag sinabi, na formative process, students what? Monitor their ongoing progress. Okay? Kaya nga formative process. Because students, they monitor their ongoing progress. Yan, very good, Sir Jay. You got it right. And to the rest of our teachers who got it correct as well. Okay. Very good. Okay, again teachers, yung formative process, yung estudyante minomonitor yung ongoing progress nila. Okay, kaya nga diyan okay pang magkamali, no? At least sa formative process or sa formative assessment, minomonitor nila and diyan sila nagpo-progress. Okay? Nakikita nila diyan yung kanilang progress. Ayan, so that is item number 70. Now, teachers, here's my advice to all of you. So, di ba, we had field study 1 and 2 during our college years. Nung fourth year tayo, right? Specifically, nung fourth year tayo. I hope that you're familiar with this book. So, sino yung mga teachers natin na nakagamit ng librong to? Among you, sige nga, share nga ninyo sino yung mga nakagamit ng book na to. Okay, very good. So, kung nagamit nyo tong book na to, teachers, yung books na to, Field Study 1 and 2, kung nasa sa inyo pa din siya, pwede nyo po siyang mapag-aralan, okay? Balikan nyo yung mga learning episodes doon, and then, as you can remember, meron doon teachers, di ba, mga practice questions. Right? Ayan. Photocopy. Okay lang po yun, Ma'am Grace. Okay lang kung photocopy, but ang pinaka-importante doon is mabalikan nyo ano ba yung mga nandun sa field study 1 and 2. And yung mga practice questions doon ay mabalikan nyo or mabasa nyo, itry nyo sagutan para at least mapapractice kayo. Kasi itong book na to, very relevant po to teachers. Nagamit ko po to during my review days, okay? Yung nagre-review pa ako na nagamit ko yung field study 1 and 2 ko para makapag-practice ng mga drills. Kasi meron yung di ba teachers? Every end, sa last part lagi ng mga learning episodes, meron po yung practice test. So yun, pwede nyo mapag-practicean po ang mga test doon, okay? So, isi-share ko lang sa inyo teachers because I know na magiging helpful po siya sa inyo. Okay? Kumbaga, dun sa mga practice test na yon and of course, yung mga learning episodes na yon na may encounter nyo dun, magkakaroon kayo again ng review about sa mga episodes on Fields D1 and 2. Okay? Yan, daming activity po sa book na yan, ma'am. Okay lang yan, Sir Jay. Sige, I recommend na lang na mag-practice na lang kayo dun sa mga drills, okay? Dun sa mga practice test para at least
ay mahasa kayo, okay? Mahasa kayo sa pagsagot ng mga professional education question, okay? And maganda to teachers kasi 'di ba, new curriculum to. Ginamit talaga to sa new curriculum. Sa new curriculum sa atin, sa new curriculum yung first batch ng new curriculum. So talagang ginamit natin siya sa field study 1 and 2. What if, 'di ba? Merong mga nabanggit doon na pwedeng maging dagdag sa inyong kaalaman na pwedeng, let's say, kasi mga theories, 'di ba? Yung mga questions doon, paano mo i-apply yung mga theories, then pwede niyo siyang magamit, 'di ba? Maging help siya on your actual board exam. Alright, so yan, share ko lang sa inyo teachers kasi gusto kong makatulong din sa inyo. Okay po? Now, again teachers, yung mga techniques before we end our review for tonight, yung mga techniques again, balikan nyo yung add one out method, gamitin nyo sa pag-practice nyo, no, ng mga sa mga drills, sa mga practice tests, gamitin yung umbrella method, yung context clues, always look for answer na learner-centered, look for the most ideal or standard answer based on the context of teaching and learning, and please avoid po yung personal opinion, okay? Your personal opinion doesn't matter. Minsan dyan tayo nagkakamali sa mga personal opinion natin yan. Okay, pagganahin natin yung pagiging ideal teacher natin, paano tayo sasagot bilang isang ideal or standard teacher, okay? Yung pagiging quality or teacher, yung teacher quality, no? Kagaya ng sabi ko, balikan niyo yung PPST para magkaroon kayo ng full grasp of being ano ba yung expected sa iyo as a teacher, ano ba yung mga domains under PPST na magiging helpful in answering professional education questions. Okay? So, dito tayo teachers mag-end. Continuation na naman tayo, no? Next meeting. So, teachers, abang-abang lang sa ating page. And please do invite your friends to please attend our free online lecture. Para kung may mga gusto teachers na mag-enroll para sa ating private online review. Okay, so open po yun. Pwede pang mag-enroll. Mas maraming lectures, mas maraming perks, di ba, na maipasa and maitop ang board exam. Alright, so yung licensure examination for teachers. So kayang-kaya nyo yung teachers, keep on praying as early as now. Mag-review ng mag-review kapag may mga bakanting oras. So, mas maganda na ngayon pa lang ay nahahasa na kayo sa pagsagot. Yung testmanship nyo ay nabibuild na siya or yes, nahahasa na yung testmanship nyo. And of course, please don't forget na yung mga content, balikan siya, yung mga concepts, yung mga theories, yung mga principles. Okay? So, thank you so much, teachers. Thank you po sa pag actively participate sa ating comment section. I hope na next time mas marami po tayo, okay? So thank you again and good evening everyone. Thank you LCTC as well.